So halimbawa, pag member, so basahin lang natin ng mabilis, no? Ano ba yung obligation ng member, no? Comply sa statutes ng PFF, ensure yung regular election, take part in competition, and other football activities organized by the PFF. Tapos magbayad ng membership subscription sa office, respect yung laws of the game by IFAB or FIFA, and ensure that these are also respected by its members. Adopt statutory clause. Don't like country, dong. Specifying that any dispute requiring arbitration. Teka lang, i-mute natin yun. Okay. So, ano, adopt statutory clause specifying that any dispute requiring arbitration involving itself or one of its members and relating to the statutes, ang haba nito, tatatat, shall come solely under the jurisdiction of the appropriate arbitration tribunal. So, meron tayong ganyan, no? Yan ba yung boss seat? Yan ba yung tinatawag na, ano? Parang disciplinary o iba pa yon? Eh, disciplinary din yun. Basta dinala mo sa mas mataas na body. Ibig sabihin, hindi kaya isolve ng RFA. Uh-huh. Elevate mo sa PFF and then mayroong body yung PFF. Yung legal So, okay. Okay. Yan. Sige. So, daanan pa natin isa pa. Siyempre, to communicate to PFF any amendment of statutes and regulations, RFA, no? Sino din yung mga bagong authorized signatories? Okay. Not to maintain any relation. Ito, hindi ko to mag-gets, Boss Chita. Not to maintain any relations of a sporting nature with entities that are not recognized by or with its members that have been suspended or expelled. So, ibig sabihin, yung RFA, hindi na dapat makipag, ano, makipag... Oh, kunyari, merong isang suspended member. Okay. Sabihin natin, team, RFA Timbuktu, suspended. And then, inimbitahan yung Laguna, Regional Football Association ng Laguna, Cavite. Yeah. Okay lang sila mag-invite, pero pag kayo sumali, dapat magde-decline kayo. Pag sumali kayo, nagba-violate kayo diyan. Kasi anybody or na suspended at may activity, hindi pwedeng sumali ang RFA or any of its members. Mm-hmm. Coach, referee, kasama yun doon, teams, mm-hmm, players na nakalista sa inyo, officially listed. Bawal yan. Meron nga yung international eh. Yung sa Singapore. Uh-huh. Ba normally meron silang invite? Oo. Ano nga yun? Basta merong isang nag-i-invite palagi sa Pilipinas. Yung competition? Competition. May sumasali minsan na isang team or dalawa from us. Okay. So sila... sumusubok sila humingi ng sanction sa PFF. Ah, ganun. Hindi yan binibigyan ng sanction ng PFF because we're ito, si Singapore Cup siguro yon, yung isang... Yan, yan. Basta ano yan sila eh. Breakaway group yan sa Singapore FA. I see. Oh, nakilala ko yung ano, si Tiong Hian. Yun yung actually, ano. Bawal yon. So, anyway, yun, sumasali yung iba pero hindi nila alam na at the risk sila. Unang-una, hindi recognized ng body ng PFF. So, pag may mangyari sa kanila ron, hindi makikialam ang PFF doon. Hindi sila tutulungan. Hmm. Kasi unang-una, hindi sila sinanction ng trip nila. I see. Okay. Ano? Yan, no? So, daanan lang natin. Mabilis lang yan, no? Ano pa? So, sabi rin dito is... communicate, not to maintain, to observe the principles of loyalty, integrity, and good sporting behavior, of course. Observe the mandatory items specified under Article 10. No? Ha, kailangan natin puntahan yun. Tapos, a registry of members which shall be regularly updated. Yan, maganda rin yung pinakasin. Yan, mahina tayo dyan. Yeah. Hindi lahat nag-a-update. Minsan, eh, di ba, nung nasa membership committee, department pa ako,
Hindi lahat sumasagot, hindi lahat nag-a-apply. Okay. Mabait lang ang PFF eh. Normally, dapat eh, may warning yon. Yeah. And then, corresponding sanction. Actually, meron tayong ginawang kwanjan, di ba? Meron tayong yung My PFF, yung registry, yung online. Yes, yes. Wala din naman nangyari doon eh. Kasi kahit ako mismo, yung sa My PFF, nag-apply ako, nag-online ako, nag-apply. Hindi naman, wala eh. Hindi natuloy eh. Maganda sana yun eh. Kasi no year yan, Doc? Yung nag-meeting kami sa Davao, 2 years ago siguro. Ah, hindi ko nakabisado yan. Hindi ko na inabutan yung My PFF. Oo. Kasi Kwanse, yes. Online. 2 years ago. Oo, online registry siya eh. Sayang kasi. Yeah. Kasi hindi, maganda sana yun eh. Kaso walang ano tao doon. Akin nandoon ka pa, sinong nag-aasikaso noon? Ba meron tayong tao doon? Yes, si ano, actually sa IT yan, nag-hire din sila ng IT separate na separate na tao doon. Si Aisel, yung girl, no? So okay. Siya yung assigned pero, sa registration. Pero dapat Doc, narinig mo ako? Opo. Pagka merong kunyari pumasok ka doon sa link na yon, dun sa, and then walang response. The next proper thing to do is communicate with GenSec. Actually, inakyat ko yan sa Board of Governors. Eh. Oh, ano nangyari? Na-discuss, hindi? Oh, sinama ko sa Kwan. Sinama ko yan sa, nung sa last na meeting namin. Included sa agenda? Oh, sinama ko sa last na meeting. Sabi ko kung ano nangyari dun sa registration. Kasi yun yung malaking issue eh. Kasi, di ba, for a time, ginawa nila dyan para ma-increase yung membership nga at saka ma-register. Even yung mga under 10 natin, under 15, bago makasali sa mga tournament, kailangan merong PFF registry. Oo. Pero ginawa, doon na sir sa, no, during that time na nag-register kayo, sir, may bayad na ba siya noon na required? Wala. Meron. Merong bayad. Ako yung sir, wala. Sir, mayroong bayad. Nung may bayad. Required yung mga coaches na mag-register. May bayad. Coaches and players, mayroong bayad. Oh, yun. Siguro sa mga officials, hindi nila inano siguro yung payment. Pero, yun. Yan. At least, alam natin, no? So, actually, dun sa PFF Under 15, I think, pati sa ibang competition, nire-require na nila ngayon yun. Eh, para... Oh, meron. May nagbayad nga kami. Yan. Nakuha niyo ba yung mga ID ninyo? Wala. Yun lang. Ayun. Wala pa, wala. Coach, wala pa. Yun yung mas matindi yun. Nakapinding sa LTO. Ah, okay. Yun. So, yun. Sir Justin, yun ang ano dyan, no? So, may bayad siya. Pero kung hindi pa nakuha yung ID, so naririnig naman tayo dun sa office kasi nakamonitor daw tayo. So, yan, pakipadala na lang po yung ID at para ano, no, walang mag-complain. Anyway, isa pa. Ano pa bang sabi dito? Comply fully of course with the regulations of FIFA, yan, and AFC and PFF. Manage your affairs independently and ensure that own affairs are not influenced by third party. Adopt and ratify statutes that are in accordance with the format of PFF statute. Yan. Violations are to be sanctioned. Yan. Diyan na lang muna tayo. Okay. So, anyway. Ano muna tayo, ha? Labas muna tayo dun. Masakit sa ulo yung sa mga batas. Pero batiin muna natin ulit, no? Lahat ng nandito nakasama natin. Good morning sa inyo. Of course, si Sir Justin Paber. Good morning. Sir, thank you very much for joining us. Okay. He is the president of Zamboanga RFA, no? Nandito rin kasama natin, no, live from Maguindanao, ha? The president, ha? Señor Kabili. Señor Kabili Sinsuat. Yan, good morning. Sir, ano, Sir Cubs, nakaano po? Unmute niyo lang yung ano sa doon sa cellphone, may ano, press niyo lang yung unmute na button. Ito, okay na? Yes, sir. Good morning. Okay. Assalamu alaikum everyone. Yun. Okay lang ko. Alaikum salam. Hello Doc, good morning. Morning sir. Yun, very good. Yan. So kasama rin natin, of course with us, kasama natin si Brother Jack. Brad Jack from Cagayan de Oro. Brother Jack, good morning sa inyo sir. Good morning sa inyo lahat. Morning. Nice to see you. Buhay pa kayo lahat sa COVID.
yun. Of course, we will survive this. We will survive. So, of course, si Coach Bombet from Butuan. Si Sir Chito Manuel is also with us, no? He is a former PFF boss ng ano, no? Ng pagdating sa membership, no? Si Sir Chito. Okay? Kasama rin natin, of course, from Davao, si Alex Adolfo. From Laguna, si Coach Arvin. Yan. Si Coach Joel also, of course, from Negros. Yan, regular natin to, ha? Sa lahat ng ano, regular natin kasama. Coach Irish from Agusan, good morning. Si Coach JR from Masbate. And of course, from Pangasinan, si Coach Floyd. Yan, Pangasinan PUFC. Yan. So tapos sa Facebook Live, marami rin naka-monitor, no? So yan, hindi pa nakakapasok yung kasama natin from Tarlac. So hinihintay na lang natin na ano. Anyway, start na siguro tayo. Sayang yung time, no? Again, nagpapasalamat tayo na nakarating kayong lahat, pati si Sir Chito na makakapag-ano sa atin, no? Kahit papaano makapag-guide sa atin dun sa ibang points na detail, no? Yan. So, of course, si Sir Kabili. Sir, thank you, ah. Thank you, welcome, ha? Welcome. Sana ano, sana marami tayong mapagkwentuhan ngayon. Tsaka si Sir Justin. So, ipa-flash ko po ngayon, sir, yung ano natin, no, yung parang pag-uusapan natin. Dito lang naman iikot yung mga questions natin at tsaka parang pagkukwentuhan natin, no. So, kung pwede pong makita nila, kung kaya nila makita, sir, ito po yung question, no. So the Regional Football Association, no? Ano ba yung Regional RFA? Sa yan yung pinaka basic na question, no? Paano ba siya mag-operate locally at saka kasama syempre sa PFF, no? Paano ba yung relationship ninyo? Tapos ano ba yung mga protocols sa loob ng isang RFA? Paano niyo siya pinapasunod, no? Or doon based doon sa bylaws niyo. Tapos meron ba kayong ano ba yung mga programs ninyo, no? Na ginagawa. Tapos kung ako ay isang football coach or football na enthusiast or let's say parent ganyan na may anak, paano ba ako maging member sa FA? Yan. Tapos kung naging member naman ako, ano naman yung mga perks? Ano ba yung mga matutulong sa akin becoming a member sa isang RFA? Yan. Pasok muna tayo kay Sir Kabili, tapos si Sir Justin para pwede nating ano. Tapos pasok-pasok lang ha, share-share lang tayo. Sir Kabili, pwede po ba nating ano masagot yung ibang mga questions na ano? Basic na questions lang naman po yan, sir. Go ahead. Okay. Good morning everyone. Assalamualaikum. Well, on my part sa Maguindanao Regional Football Association, dito naka-center yung ano ng football sa Maguindanao RFA. So, lahat ng members, welcome. Open po kami sa lahat. Maliban na lang, siyempre natin may iwasan. There always been an extractor. May mga against talaga sa pamamalakan mo, then we have to control. And then, we respect them. Ganun lang naman eh. Give and take lang yan. Pangalawa, yung sa mga coaches naman namin, I always give importance doon sa program na binibigay nila sa akin, pinifeed nila sa akin, and see to it na sinusuportahan ko yon. Kahit walang pondo ang association kasi we are not receiving membership fee sa mga bata, even the parents. Kasi pag nag-register ka pa, wala ka na magiging member. Mm-hmm. Iba yung situation namin sa mga big cities. Like sa Manila, sa Luzon, sa Visayas. Dito sa amin, kung makita po yung mga players namin dito, may makaangat sa buhay, pero majority, talagang mga walang ano yung mga members. So dito, nagdadala lang sa association is passion. We don't have the field na sariling amin. Nakikigamit lang kami, nakikiusap. Pero we see to it that we can provide champions because of the programs. And we are very thankful for the Kasibulan program. Kasi dyan kami nag-umpisa. Nag-provide kami ng palaro, bronze medalist,
nagka-provide kami ng players na pumasok sa Davao Aguilas. Mayroong pumasok na pagtapos ng Negros, San Beda, UST. Yun yung mga ano namin. Then third, running the association without fund is very hard. Yun. It is very hard. Pero we run it with principles and credibility. Opo. Ganun lang naman kami. Yung ayaw sa amin, wala kami magawa. Mm-hmm. Pero we will continue the program. Mm-hmm. No matter what. Kahit na ipangutang mo yan, kahit ano mo yan. Kasi there's always been a way kung gusto mo eh. Mm-hmm. O yun yung ano namin doon, coach. Basta ako, I am running the association with respect sa mga ano ko. Kasi ilan lang kami nagdadala ng association. Selected few lang. Opo. Pero we see to it that we can run the association smoothly. Uh-huh. Ngayon, nagdagdag kami because of the statute of the FIFA. May mga sinama kami mga ano, may sinama kami mga members babae, coming from the parents. Yes. So para pinapainting din namin na kailangan natin mag level up. And then sumabay lang kayo sa program. Kung meron kayong again, sabihin niyo para pag-usapan natin. We always lay down the motion on the table pagdating sa discussion. Pangalawa, we never mention money. Walang perang pinag-usapan kasi passion lang na ano namin. Opo, opo. Kung meron silang problema, coach ko, kapunta may GDO ano sa ganito. Hanapan natin ng paraan. Kung ang binibigay ng PFF sa atin kulang, wala tayong magawa dyan. Kasi the only problem na nakita ko sa PFF is walang consultation. Uh-huh. The travel of certain coaches from one place to another, isa lang ang basis sila. Mm-hmm. Kung ano yung pumasok, nagpapapap sa kanilang mind, ini-equal nila yung ano. Ibang expenses ng transportation Maguindano going to Manila. Iba rin yung transportation ng Mindoro going to Manila. Yes. Pero, in generalize, iniisa lang nila. Opo. So they have to ano, they have to vary sana doon sa mga portion na consideration. Consider mo yung point of travel ng coaches. Yeah. And pangalawa, siyempre allowances, hanapan mo sila. Yun yung mga naitutulong natin sa association natin kasi wala naman eh. Anytime na magtawag sila ka, problema kami dito. Anong problema diyan? Sigawan natin ang paraan diyan. Mm-hmm. Present lang yung mga program sa akin. I have ngayon sa so far, meron na kaming anim na si licensed coaches na we are very thankful to Sir Nonong. That first three, sabi ko, sir, hindi ko kayang ano ng mga player, ng mga coaches ko. Sabi niya, sige kabili. Anong problema? Registration. Mm-hmm. So registration, sabi niya, sige. Ka-anuin mo. Kaya nakaano kami yung first three. Ka-provide ako ng tatlo. And then another three ngayon. Pero it's so sad na yung isa sa pinaka bagsik ko na coach, si Coach John Ebol, was passed away. Last year. At siya talaga yung ano, siya yung nagapukpok sa akin. Kulang talaga tayo ng ganito. Kulang tayo ng ano, yung players natin. Sila yung nag-bridge sa amin sa DepEd. Mm-hmm. So, wala kaming pwedeng may bigay sa DepEd kundi technical services. Opo. So, because of that point na gano'n ang kanilang relationship sa DepEd, napalapit kami sa kanila, eh mga coaches namin, every time na mayroong palaro, dinadala nila pag nakakwalified kami. Kasi we take all the technical functions pagdating sa football. Yeah. And then, isa lang kami, we are only few association supporting the program of DepEd when it comes to palaro, regional meet, city meet. Kami lang yun. Pag nag-operate ang city meet, sa RFA ang backup ng referees. Yeah. Coaches, iba. Pag nag-selection kami, kung ano yung ano, binabato sa amin ng DepEd, binabato, sige, tinutulungan namin, sinusuportahan namin. And yeah. Then, hanggang sa regional meet na, meron na kaming coaching staff. Binubuo na yan. Opo. Sinusuportahan din ng DepEd. And then the association provide the allowances doon sa mga coaches. Yeah. Kasi pagkain, wala namang problema yan eh. Kasi they can eat anytime na ano, kasama sa budget ng DepEd. Opo. Yun yung program na ginano namin.
So, grassroots namin, si Coach Mark, active naman ang bata yan, kaya hindi ko pinapalitan. Sabi ni Coach Sabin, palitan mo na yan kasi ganyan. Pero yung interrelation kasi namin nung ano, maliban sa pinsan ko siya, madali ko siya pagsabihan. Okay. Kung may mga technical problems siya, madali mo siya maano, madali mo siya masabihan. Hindi katulad ng ano, baka magsama pang loob sa atin. Mm-hmm. So, kinokorek namin siya kung may mga lapses. Yeah. Sir, pero sir, kasi 'di ba ang kaya nga siguro kaya rin sinasabi ni Coach Abing na palitan. Actually not necessary di palitan siguro, no, or baka magdagdag. Is because na para mas mapadami, no? So possible ba na ganun din sa inyo na mag-a-add kayo or magte-train kayo ng bagong parang grassroots officer, parang ganun po? Actually sa program ng TAD ngayon, may additional ako, yung technical director ko si Coach Mike Reynoso. Mm-hmm. Dalawa na sila ngayon, patay up ko. Kasi yun yung kumukontrol sa mga lahat ng mga technical lang namin sa association. Tournaments, yung mga ano. And then, very, very reliable. Alam mo, parang Marines din kami, Coach Ake. Opo. Kaunti lang talaga kami nagra-run. Yes, yes. Nung merong isang club na gusto mag-intervene, opo, binigyan ko sila ng almost 2 years. Mm-hmm. Sige, pagbigay natin, patakbin nyo sila. Mm-hmm. Walang problema dyan, leeway. So, iniwan ko ang association for almost 2 years. Yeah. Walang nangyari. Opo. Until such time na pumunta sila sa akin, ka, sorry, ano ganyan, sabi ko. Anytime pwede kong iwan ang association, provided yung tao na yun is may capability at saka meron siyang passion pagdating sa football. Kasi pag iniwan mo na parang isang politician lang, napapugi points lang ginagawa, walang mangyari sa association. Tama. Di ba, Coach? Yes. Mahirap yun. Tama po. So, ano naman ako doon sa kay Coach Mike? Then, additional yung si Coach Bernard. Mm-hmm. Yan na, sila may tulong-tulong eh. Yes. We're only siguro less than 10 person, pero lahat yun siya times multiplier ng kanilang function. Opo, opo. Okay, so naman kuha ka ng maraming tao and then, hindi rin naman nag-workout. Useless yeah. Ang program mo. Yeah. Tama, sir. Question, sir. Sa iba pang mga it's programs, no? Halimbawa, yung mga programs na not directly funded by the PFF or the office. Ano po yung mga iba pa nilang mga programa na ginagawa dyan sa ano, sa Maguindanao po? Okay, ang Maguindanao naman kasi, kung may mga invitations, sinasalya namin yan. We see to it, ang program, ang training, rigid, regular, every afternoon, andyan yung mga bata. So, we categorize the U10, U15, U17, and then doon sa mga men's. Kasi yung 17 up namin, kinukonsider namin doon sa men's kasi para yung kanilang level of performance maka-cope up doon sa level ng competition na sasalihan nila. Opo. Kahit na yun, scrimmage ginagawa rin namin minsan, Coach. Yung 10, dinalaban namin sa U15. Mm-hmm. Yun yung ginagawa namin. Pero hindi intense yung laro. Sabi, okay, ganito lang ang guidelines natin. Ha? Walang tackle, walang ano. Mm-hmm. So, yung mga program na ginagawa ng mga coaches. Okay. Rather than that, nagahingi kami ng support sa ibang leaders, katulad sa Cotabato City. Pag sinabi nilang araw ng Cotabato, the mayor and the sports coordinator nag-top up sa amin, program kayo para sa araw ng Cotabato. Okay. Meron po. So, submit lang kami ng ano, ng proposal. Mm-hmm. Pag medyo malaki yung budget na hinihingi, kinakat nila, ito lang ang paid namin ibigay. Yeah. So, tinatapalan na lang namin yung kulang. I see. So, sa area naman kasi, may mga, ano kasi dito, Coach, na ano, interior na lugar na hindi namin pwede mapasukan. Due to, siyempre, wala kaming funding, wala kaming ano. Yes, sir. Nag-tie up kami sa Gawad Kalinga. Oh, magaling. Oh, so Gawad Kalinga, meron silang program dito na feeding. Mm-hmm. So while feeding, kami naman, nag-program kami ng football. Kasama ko si Coach Percy. Gugutumin ninyo muna yung mga bata para sa solid para yung kumain, feeding. Pero binib ako sa Gawad Kalinga kasi they feed the Maguindanao children 2,000 more or less kabata, yeah. Pinapakain nila yan. Kaya yung number of
bata doon ano mo ng works alang ito clinic. Yeah. Ma-enjoy ka rin kasi madami rin sila. Yeah. Nakita rin naman ni Coach Percy yung ano eh. Yeah. Kasi nung pupunta pa lang kami doon, doon sa kabilang side, nagpuputukan. Opo. Sabi ni Percy, okay lang ito ka. Sabi ko, normal yan. Oh, yun. Yan. Sir, ano po, pasok tayo sa isang kasama rin natin na president. So, ano nyo lang, yung mga isi-share nyo pa. So, okay. Yun. So, since na-mention ninyo si Manong Percy, Manong Percy, good morning sa iyo ha. And sana makapasok ka ngayon dito sa link natin para makapag-share ka kasama namin. So pasok tayo kay Sir Justin. Sir Justin, kamusta naman po kayo diyan sa RFA ninyo sa Zamboanga, no? So na-share ni Sir Kabili kanina yung mga paano sila mag-operate, paano sila makipag-work doon sa mga local clubs, sa mga parents, no? Tapos ano din yung mga natutulong sa kanila ng office. So, sa inyo naman po dyan sa Zamboanga, kamusta naman po, sir? Yung sa for the RFA, sa kasi ngayon, yung since nag-require ang FIFA to yung bagong statutes natin, in-include na namin yung Basilan, Sulu, tsaka Tawi-Tawi. So, Zamba Sultan na RFA na kami ngayon. Okay. The difficulty with that is, syempre, logistics pa rin. Yes. Diba? Kasi separate islands yan eh. So, to be able to access, let's say, the players in Basilan, players in Sulu, players in Tawi-Tawi, mm-hmm. kailangan talaga nila magbiyahe, barko, aeroplano, mm-hmm. para makapag-access ng mga laro sa Zamboanga City. Opo. So, yung Basilan, kaya pa, kasi at least less than mga 30 minutes to 1 hour, depende sa anong gagamitin nilang barko, para makapunta, para makalaro. Meron din silang ginagawang mga laro dun sa kanila. Pero mostly the Football Association in Zamboanga, it's still really school-based. Opo. Maganda sana kasi, if you remember before, we have a lot of mga national-based competition, yung mga Coco for Goal. Laking Coco for Goal ako eh. Yun! So, oo. So, ang problem kasi naman ngayon, nagkakaroon tayo ng mga national-based competition, pero it's not really as consistent as it was before. So usually ang as far as competitions are concerned, ang pinaka consistent competition is the palarong pambansa. Opo. And then the time bago natanggalan ng pondo yung Philippine National Games. Mm-hmm. So in the early part ng association when we started, 'di ba, very active pa tayo noon eh kasi meron tayong Suzuki Cup. Yeah. We were able to host. Yes. And then the kids, yung kasagsagan ng ASCALS, di ba? And okay. The kids really have something to look forward to. That's ibig sabihin, right. May pangarap sila sa playing games nila as football. So meron silang role models, meron silang pangarap na kaya pala ng football, kaya ko pala maging professional. Parang ganun yung, kumbaga may objectives yung mga bata natin. So we can, so as an RFA, parang yun din yung direction na pinupush namin. Since school-based nga kami, mostly kasi ang direction namin is how to get these kids into better schools outside Zamboanga. So yun yung mga tinatry natin na mabigay mga opportunities for these kids. Kasi locally, wala naman talagang opportunity as far as being a professional football player. Eh. Yes. Ang bagsak talaga nito, either you really have to go to Manila para at least makapasok ka sa magandang school, and then parang ganun yung naging pattern, 'di ba? So for a time, ganun yung direction ng kwan natin ng association. We'll try to hone these kids, and at the same time yung mga existing na mga college level na yung mga over natin, yung mga over, yung under 21 natin, yung college level, tinatry natin i-improve yung caliber nila by letting them compete on the national level. Umabot tayo sa national sa PNG, sa Suzuki Cup, umabot din tayo ng at least national level for a time. Pero ever since nakat yung mga national competitions, I don't think yung format din siguro, no? Okay. Yung format of competitions parang naging few games na lang ang nasasalihan natin. Yeah. And then as same din kay sabi ni Cubs, the difficulty is really in sa area namin.
you really have to consider is yung logistics ng transportation. That's right. That's right. Gaya ni sinabi ni Mr. Sinsuat, yung bibig, let's say papadalan ka ng sabihin sa iyo ng let's say for PFF sanction activity. Most of the time ginagawa to let's say in Dipolog. Yes. Dipolog or right. Lanao. Lanao Norte, yeah. Lanao Norte, 'di ba? Ngayon nga bukid doon na, so mas lumayo. Wow. Diba? Kasi bukid noon yung facility ng PFF. Opo. So imagine sending, 'di ba? You send 3 teams na tigsa 10 bata, no? Tapos ang budget na bibigay sa iyo is 5,000 pesos per team. 'Di ba? So okay lang 'yun pag nadun ka na sa Dipolog, 'di ba? Tapos pupunta ka lang ng Dipolog. Yes. 15,000, okay. Okay 'yun pag nasa Pagadian ka. Aabot ka pa kahit konti. Mm-hmm. Eh, sa Sambuanga, ipil ka pa lang, ubos na yung pera mo. Diba? Sir, pasok ako. Mabilis lang. Alam mo, sir, eto, in fairness naman sa office, alam niya naman, wala na ako doon. Pero, knowing the, ano ba to, yung goodness or kindness ni Sir Nonong, have you ever tried asking for extra subsidy for the transportation? As far as naman doon, ginagawa natin yun eh. Pero, as a person, I'm not the type who begs for kwan eh, 'di ba, who begs for subsidy. Mm-hmm. 'Di ba, as part of good governance, 'di ba, factors like this should already be considered. Mm-hmm. 'Di ba, hindi na lang taon-taon you have the same problems. Ibig sabihin, it's really a problem that you have to solve. Yeah. 'Di ba, so if it's the same problem that happens year in year out, 'di ba, there's really something wrong with the system. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi hindi naman pwede taon-taon ka na lang hihingi, 'di ba? I understand that the association also has a part to play. Mm-hmm. Pero it's really a big 'di ba? Syempre big expenditure din siya. Ito eh. Personally on my part, I'm the one shelling out for the kwan eh. Either me or my GenSec, 'di ba? So so we're the one shelling out the funds for these kids to be able to compete on a different venues, di ba? Yes. Kasi yung mindset kasi, I think, let's say, they really have to put themselves on the ground and experience kung ano yung experience namin, di ba? Mm-hmm. Let's say, kung nasa Tarlac ka, pupunta ka ng Pampanga, kaya yun. Meron kang, di ba, kompleto yung, kwan eh, kompleto, meron kang ma-access na transportation, may logistical, no? Let's say, Laguna, pupunta ka ng Makati, kaya yun. Yes. Di ba? Kahit sabihin mong, 'di ba, ang Sambuanga papuntang let's say Dipolog, that's hard travel for a 15-year-old. Mga ilang diba? Oras po ba 'yun, sir? Mga ilang oras? Abot 'yun ng mga 8 to 9 hours 'yun eh. On a very, 'di ba? Tapos yung gagawin mo kasi dito, no, if you really think about it and then put yourself on the ground, yung mga FOF nito, papunta pa lang mga bata doon, pagod na. Okay. 'Di ba? Ika-cramp mo itong 15 na bata, yeah, sa isang van, mm-hmm, 'di ba? Together with all their gears, 'di ba? Syempre kasi hindi ka maka-afford ng tatlong van, hindi ka naman maka-afford ng coaster, yeah, na air condition. 'Di ba? So those are the realities on the ground that we have to understand as running our RFA when it comes to these competitions, no? Yes. So yung logistics na yung logistical concerns. Okay, diba? Sir, sandali lang po. Batiin muna ulit natin yung mga kasama natin, no? So we have dito sa Facebook, maganda na yung nasasabi niyo, ang ganda ng ano. So medyo kailangan nating i-take note na. So dito sa Facebook may mga kasama tayong nanonood din, no? So ang dami na pala nila. So sila Sir Glenn, sila Anton Albao, nandun din si Robert Nicart, of course si Teps Castillo, si John Calo, kasama rin natin, si David, nandun din si Ronel, no, as far as Northern Luzon, Percival Balite, Hernani Regis, of course si Yuki, at saka si Sir Yoshio Kato from Japan, Ohayo Saimas. And then, of course, yung mga kasama natin. No? Tapos dito kasama natin naman sa live, andito si Alex Adolfo, of course. Andito rin si President Alvin Yalong from Tarlac. Kasama rin natin si Amor, Coach Amor, Coach Bombet, Sir Jack, of course, si Sir Kabili kasama natin. No? Coach Arvin, Coach Floyd from Pangasinan.
Coach Jerome from Gingoog. Of course, si Coach Abing. Mamaya tatanungin din natin si Coach Abing, no? Si Irish from Agusan, si Coach Joel from Negros, so Coach JR tsaka si Sir Tito, no, na tatanungin din natin mamaya, no. So sir, balik tayo sa iyo, Sir Justin, no. Pagdating diyan sa travel na 'yan, no, talagang alam naman natin na talagang malayo, lalo na ngayon pagpupunta pa kayo sa Bukidnon. Bukidnon, no? So, ang Bukidnon from you, ilang oras po 'yan, yung biyahe na 'yan? CDO, kung abot ka ng CDO mga 9 hours, that's another siguro 1 to 2 hours akit ka pa ng Bukidnon. Oh, okay. So, isipin mo yung travel time doon para sa mga bata. Mm-hmm. So, para so usually sa mga coaches, kailangan nila umalis, 'di ba? So, ako naman as an administrator, tinatry ko i-limit yung time na kasi syempre kung mas madaming time, mas madaming gabi, mas madaming gastos. So, kailangan mo i-budget eh. So, yung iniisip mo eh, i-budget mo yung gastos ng yung expenses ng travel, ng pagkain, kung saan titira, 'di ba? Versus yung safety and comfort naman ng mga players mo. Yes. So those are factors you have to consider din eh. So tinatry ko yung i-balance 'yon. 'Di ba kung sabihin ni coach, "Doc, baka pwede doc, alis kami ng one day early para makapahinga kahit ng isang araw yung mga bata bago mag-start ng competition." Opo. 'Di ba? So yun yung mga difficulties din na on the ground na kailangan natin i-consider as coaches, 'di ba? Kailangan natin i-consider as administrators, 'di ba? As far as giving opportunities kasi ang kailangan naman natin, ang role naman natin dito ngayon is how to give opportunities to this next generation of football players eh. Yes. 'Di ba? Yun yung main role natin eh. Lahat ng gusto sana natin marating, bigyan natin ng chance na makarating yung mga batang ito. Okay. 'Di ba? Sir Justin, may question ako kasi na-monitor ko yung performance ng ng Zamboanga nung nasa office pa ako, no. And I saw that there is a distinct style of play pagdating sa mga players po nila at kita ko na pag naglalaro sila talagang ano ba yan, magagaling yung mga taga Zamboanga. Ano ba yung sikreto ng ano ninyo, ng asosasyon ninyo? Paano ninyo na po-produce or na-train ang mga ganitong mga bata na nagko-compete sa mga activity ng PFF? Yung sa training naman kasi ng mga bata, I think yung consistency sa coaches din namin eh. So actually yung mga existing namin na coaches pa rin namin yan nung high school ako eh. So halimbawa sila Coach William nandiyan pa rin. So at least napapass on eh. And then yung as far as sa amin naman, let's say kami yung mga coaches na galing, let's say kami yung mga players na dumaan kay Coach Carlo Rodriguez. Yes. So kahit paano yung DNA ng style of play napapass down through generations eh. Yes. Kasi let's say ako, product ako nung la Coach Carlo na tapos kami nila Coach Lee. Product ni Coach Carlo. Tapos yung DNA ng style of play na yon napapasa din namin sa next generation ng mga players ngayon. So kahit paano, let's say kahit yung nangyayari, let's say for example, nangyayari sa amin, pag pinagsama-sama mo kami lahat at different ages, palaruin mo kami sa isang competition, magkakaintindihan kami kasi may shared style of play. So parang isa din yun, I think that's one factor na nagbibigay ng kwan eh, na tumutulong as far as sa pedigree ng coach ng style of play dito. So ganun din with the other schools, since school based talaga ang Zamboanga City, ang kwan. So ang let's say ang WIMSU may style of play, ang Trade may style of play. So and then yung coaches noon very consistent kasi yung mga alumni nila bumabalik din sa mga schools na yon para magturo ulit sa mga bata. So na-maintain 'yon, and then pagdating sa regional meet, pagdating sa kung saan nagsasama-sama ang different mga players, yes. continuous din yung development ng style of play nila. So I think yun yung medyo secret ng success naman doon. Ang problem lang dito is right now gusto kasi natin i-elevate syempre coaching courses. Yes. So ginawa din naman natin yun as far as the RFA is concerned. I think we're one of the first RFAs to host AFC license course locally as early as I think 2015, 2014. Yes. Nakapag-host na kami, and then that's all at the cost of the RFA din eh.
Hindi kami na hindi na kami sumingil sa mga participants except for those participants not from Zamboanga City. So as far as the Zamboanga members, sinolder na rin ng RFA yun para makapag-C-license tayo. Yes. So ito rin. And then even for B-license, nagpadala na tayo. Unfortunately, hindi pa rin nakakuha. So right now, nagpa-C-license na naman tayo ulit sa mga coaches natin dito. So I think yung improvement, I think Kwan din eh, in relation to that, I'm also in dire need of an actual technical director. Mm-hmm. Di ba? So yun din yung iniisip ko sa RFA. You really need a technical director with a pedigree na Kwan eh, na medyo mataas eh, to really guide as far as the style eventually, di ba? Paano mo emerge, paano mo i-maximize yung style of play ng mga bata mo na across all ages, pare-pareho yung kwan eh. Pare-pareho yung method eh. So, yun yung medyo vision sana ng association ngayon. Unfortunately, medyo sunod-sunod yung problema namin sa Zamboanga eh. So, since 2013, medyo sunod-sunod yung issues namin dito na really affected our association. Opo. So, since nagkagulo dito, since nagkagera noong 2013 until now, medyo mahirap mag-recover. Kaka-recover lang namin ng football field namin, nung bagong turf pitch namin. Opo, yun. Tumama naman si COVID. So, nga. Wala talagang kwan eh. Hindi namin natutuloy yung football development ng mga bata. So, halos, isipin mong, halos isang kwanto eh. Isang buong batch ng mga bata sana na nawalan ng kwan eh. Nawalan ng opportunity. Mm-hmm. So, yun din yung medyo difficulty dito. So, halos the same if you say about how... and then, as far as extending pala, mm-hmm. as far as extending the association, okay. We, kung gawad kalinga kay Cubs kami, yung Marines oh, yung okay. Marines yung tumulong sa amin eh. So, through the help of the program ng Football for Peace with the Marines, na-reach namin yung Tawi-Tawi, yung Holo, yung Sulu. So, it's a program na in-extend namin yung football sa different islands dito sa amin. Okay. And then we really get good talent din eh. We get good talent from the islands also eh. Some of them they even got the opportunity to study in USD. Yeah. So ganun, pero it's still in infancy pa rin eh kasi kailangan meron talaga tayong kumbaga parang meron ka talaga dapat academy sa Zamboanga City. Yo. Kung saan pwede pumunta. So yun yung medyo goal diyan eh. Magkaroon ka ng academy dito sa Zamboanga City kung saan pwede pumunta yung mga ibang RFAs kasi logistics nga yung problema natin eh. Okay. So kailangan meron silang mapuntahan eh. Yes. So, okay, Sir Justin. Yeah, thank you for that. No, ano tayo? Ikot na muna tayo ulit. So, nandito rin with us is Sir Alvin Yalong from Tarlac. Siya ang current president ng ng Central Luzon RFA. Sir Alvin, good morning. Na-mention kasi ni Sir Justin regarding sa academy, no? I think itong Tarlac, they organize this FAT program. Siya na lang mag-explain, no? So with us also, again, si Sir Alvin Yalong, ang President Tarlac FA. He's also working with the Department of Education, no? Isa siya sa mga big boss ng Central Luzon, no? So Sir Alvin, good morning po. Good morning, sir. Good morning, coach. Good morning sa lahat ng mga kasama natin, no? Yung mga lahat ng mga football fanatic. So actually, kami dito sa CLFA, formerly Football Association of Tarlac, ay meron na ring academy nga na na-create way back 2011. So during those time, malaking bagay o malaking impact kasi nung mag-launch kami ng football academy, sakto noon kasagsagan na yung ASCAL talagang parang kumbaga sa ano eh, sila ang cream of the crowd at sila ang nagpalakas ng football na nagparami, I should say, no? Parang nag-boost sa mga player. So, if I can still remember, there was a time nag-training sila sa
Baguio kasi malamig yung klima. Yes, and preparing time for I think Susugi Cup. And then napag-usapan namin na dumaan sila ng Tarlac. So of course, we grabbed the opportunity, we invited the parents, local official. Tapos syempre yung SM kahit sabi namin doon namin sila idaan. So grabe ang crowd talaga, ang laki. Dumayo yung mga from Pampanga, from Angeles, and even yung sa Pangasinan. So doon namin launch ng official bukas ng AMDMI. Yung time na yon, kami-kami lang, no, for free. Of course, our number one clientele is the learners, yung mga from DepEd. So ang ginawa namin is me being yun ang advantage lang, no, me being supervisor. That time kasi principal pa ako. So I invited all the near mga schools para magaten. So yun na ang big hit sa amin. So yun na yung time na talagang sabi ko nga yun yung time na dati when we talk of football, palagi ko itong sinasabi, it is always Don Bosco lang. O ang score parang basketball. Kino yung mga taga Don Bosco. Siyempre, ang score diyan parang basketball eh, 20-0, di nga kami makapuntos diyan eh. Pero kung mapush namin itong aming football academy and at the same time ang aming mga coaches naman eh, dahil nga mga player din at mga kami mismo, so nag-offer kami ng free training, no? Ito ay free training at that time ang Luisita, no, yung Luisita at Robinson sa may sa mga kuwangko, nahiram namin yung likod nila. Eksakto, surrounded siya ng mga different store o mga kainan kagaya ng Jollibee, Max. So ang kinaganda nito, in-sponsor pa kami ng Jollibee na lahat ng mga player na nag-attend, may free sila na one burger and one coke. Pagka nag-training so, ka, may burger ka, mayroon ka pang Yes, yes, coach. And then wala kaming bayad, no? Mm-hmm. So for free lahat yan, mag-start kami ng 7, may mga batang dumarating na. Yung lugar, ang FAT ang nagpapatag, kami mismo nag-grass ka, kami mismo nagtrabaho. Yun, sumikat ng sumikat yung academy namin, dumami. Mm-hmm. At may dumarating pa kami every Saturday nga from Pampanga. Yeah. And even in yung western part of Pangasinan, dumarating. Ayun, lumaki na. Kaya nga, before, konti lang kaming nagtatrabaho dito sa CLFA. Opo. Pero, of course, with permission of ng association like yung sa Cordillera, because actually ang siguro sa if not number one sa buong parang napalaki geographically speaking ng aming association kasi Central Luzon, so we have 18 provinces. Okay. Yung Bulacan lang which is near to NCR sa amin. So even yung as far as Aurora, no? Yung Aurora. Yung Aurora sa inyo. Tama yung Aurora. Aha. Anyway, sumasali yung Pangasinan sa amin. So, of course, with due respect kay Sir Prael, being the president, I asked him kung pwede bang magpag-sumali sila as club. Sabi naman niya, sir, as far as I am concerned, kung malapit naman geographically, so sinali namin sila. Kaya may mga club kami sa Pangasinan, which is officially member namin sila dito. And that is because of our academy nga. Yeah. And during the time of Sir Nonong and even Sir sino ba yung past president natin? Sir Johnny. Mari Martinez. Yeah. Yes, nagpupunta siya ng Luisita just to witness our academy. Nakakatawa nga eh. There was a time nung we were invited, selected president lang kami. Parang may dumating na FIFA official sa Cebu.
I think that was 5 years ago or 4. Tapos tinanong kung sino may academy. Of course, ako naman, syempre, tayo very ano. Sabi ko, we have an academy, football academy in Tarlac. Sabi nung sa FIFA, no? Sabi niya, walang established na ano dito, football academy. Eh, ang ibig pala niya sabihin na it is academy na isang school talaga intended for football. Yes. So, ginawa ko nung pinakita ko yung mga event, exacto, dala ko yung mga event namin na ano, plus yung logo. Eh, naiintindihan naman nila yung ibig sabihin. So, yun. Napaka ngayon dito sa aming association, Coach Ake. Alagi kong sinasabi sa mga kasama na eto, eh, mga volunteer tayo dito. Mm-hmm. Isa ang passion natin, which is football. And then, maliban sa passion, kasi halos 50% of our officers are also from DepEd. Yes. May mga master teacher, may mga principal, no? Kagaya ng aking GDO, si Coach Rodel, eh, assistant principal too. Uh-oh. And yet, he finds time na talagang kahit na marami kaming mga workload, we see to it na kagaya nitong pandemic, no? May mga kumustahan din kami sa mga player namin. Once a week, meron din kami mga activity rin naman, which is, sabi ko nga kayo sa coach namin, important kasi wag nating bitawan ngayon yung mga kids, yung mga bata. Yeah. Para to yung, diba, yung skills nila, eh, hindi mawala. Kasi, talagang dahil nga puro virtual ngayon at saka sa mga bata, modular na marami yung learning. Opo. We find time yun nga, Saturday or Sunday magme-meet. Nung una, konti ang dumarating, of course, kasi may meet. Ngayon, as per report of our GTO, sabi niya, pare, sabi, ang dami ng lagatin na uli ng ating mga ano. And then, ito pa yung good news. Nakipag-tie up kami ngayon sa Tarlac Realty kasi nga, sad to say, going back to our academy, na-stop siya kasi kinuha na ng Lumisita yung loan kasi binenta sa Cytel, yung ano yata yun, yung sa parang call ano center. Siya. Eh. Ano bang gagawin nila doon? Call center? Call center, yeah, Cytel. Yeah. So wala na kaming venue. Wala na kayong field. Pero ngayon, ito ang good news. Okay. Yung Tarlac Realty, nag-create siya ng isang venue sa northern part ng Tarlac City. Opo. Ano siya? Para nandun na rin yung Tarlac City Ecotourism Park. Meron parang siyang Millionaire's Village. Uh-huh. Ngayon, nag-alat siya for sports and recreation. Tapos, fortunately, kilala ni Emeritus Sir Glenn. Past President Sir Glenn. Ayun. Caritativo, yes. Opo. Nasunod niya ngayon. So, binigyan kami ng football field na medyo excess pa ng konti. Pero, ongoing, verbally na-approve. So, last November 21, 3 days ago, napag-usapan daw sa board meeting ng mga may-ari at approve. So, okay. Timing na timing ngayon yung assistance ng PFF na 20,000 per month, di ba? For field maintenance and preparation. So, yeah. Napakalaking bagay. Oo, sana nga eh, kumakairit na medyo laki kasi bago ngayon to eh. Oh. Di ba? Malay natin. Yeah. Actually, yan, nasab na mention mo na, no? So, pwede natin na ma-share yun, no? Kasi meron ngang magkakaroon ng Board of Governor meeting at saka Congress, no? Sir Justin, oh. Sir Kabili, no? Magkakaroon po ng ano. I think sa Friday yung BOG tapos Saturday yung Congress. One representative per RFA will be asked to join. Tapos, ayun, I think may president's report, of course. Tapos, sasabihin na doon yung mga perks ng mga member RFA, no? So, maganda yan, no? Na-mention ni Sir Alvin, no? So, Sir Alvin, pasok tayo dun sa isang Coach, question. Coach Ake. Yes, Coach Ake, good morning. Coach, mayroon lang kung itatanong sana kay Sir Alvin kung sige okay lang. Okay, question. Go ahead. Yes, Sir Alvin. Good morning. Good morning. Si Coach Joel pala to, no? Coach, tanong ko lang, kailan ka nag-assume as president na, no? Sa Tarlac? Kailan, sir? Kailan yun? 2017. Ah, 17. Kasi I remember na nakapag-work kasi ako sa Pampanga, if you
familiar with Luintay. Yes, yes. Nagiging yes, ano kasi ako niyan, sir, nagiging consultant sa kanila, football consultant. Opo. No? I started the Luintay Cup, yung unang Luintay Cup diyan last time we back 2016 siguro o 15. No, kasi pang-apat na ata na ang Luintay yan. So every time may meeting kami, siguro familiar mo si Coach Mark? Yes, Mark. Yes, yes. Oo. Narinig ko lang ha, I don't know kung how true kasi sa communication ata, no, sa communication niyo from like the program of Pampanga Luintay sa office ninyo, parang hindi ko lang mag-get kung anong klaseng, kasi naririnig ko lang lagi. Tatanong ko lang sir kung okay ba ang communication nyo sa mga members ninyo like Pampanga, kasi yun ang burden nila eh, parang hindi sila maka-move kaagad kasi idadaan pa nila sa Tarlac. Sabi ko sa kanila, kailangan nating idadaan to kasi we are under Tarlac. Protocol. Oo. Kasi gusto talagang madaming pang mga activities na gusto sana nilang gawin, pero parang I don't know, it's because of the communications or baka mayroong problema lang between you and doon sa Pampanga. So gusto actually sir, natapos ko na lang yung kontrata ko. Hindi ko alam kung okay na ba kayo eh. Yun lang ang concern ko. Ayan, kasi ang dami kasing sir, ano, ang daming activities talaga ang Luintay, suppose. Yeah. Oo, and then we're helping the coaches to have like license, ganun din. Yeah. Okay, so ang question ni Coach Joel, pagka ba ito, ano rin, we can address this to all members, no, na nandito, lalo na yung mga presidents. So, welcome pala Sir BJ Abad, president of Pagadian. Yeah, no, Zandifa. Ah, no. Not Zandifa. Sir BJ, pwede niyo i-on yung mic niyo, sir. Good morning. Paki-unmute lang po. Tsaka si Sir Hubert from Olongapo, Zambales. Good morning, Sir BJ. Morning, good morning. Pagadian. Good morning. Yeah. Yan. So, ang question ni Coach Joel kay Coach Alvin is ang Pampanga kasi, no, based dun sa geographical location. It's under the Regional Football Association of Tarlac, no? CRFA, CLFA, no? So, kailangan ba ng Pampanga magpaalam kay Tarlac under the protocols? Sir Alvin, please answer. Yes, good morning, Coach Joel. Napakagandang tanong, para once and for all ay matuldukan itong napakalaking question. Okay. Actually, ulitin ko 'yung sinabi ko. Our aim is to promote football, di ba? So, yung Luintay na yan, alam ko na yan kasi gensec pa lang ako. Naririnig ko na yan. And ilang competition ng Luintay, ang sumali, actually, ang FAT pa nun. Sumasali kami. We have a good relationship with Coach Mark kasi siya ang dating coach nga ng Pampanga. Yung boss ko Pampanga. So, yes. Ang naging problema lang, yung past officer ng Pampanga Football Association, which is, actually, sabay kami nag-apply niyan. Pero, parang meron silang internal problem. Yung coach ng Dabcat, which is si Coach Ador Henson, na naging, I think, GenSec noon. Mm-hmm. So parang nung hindi na sila maging active, nag-take over na itong sina Mark ngayon. Of course, as part of PFF ruling din, dapat since they are under geographically under our jurisdiction or they are applying for a club for us, syempre naman every competition, humingi sila lang permission, yeah. Para para naman ang gagawin nilang competition ay sanction ng CLFA kasi yun naman ang order sa atin ng PFF. So kami naman di ba, diyan pa ginanap ang Pinas Cup. Monty, Coach Monty Ross. Oo, we welcome namin siya eh. Actually si Sir Monty ang nag-approach sa akin
Nagtanong siya sa akin, sabi niya sa akin, "Coach, nandiyan ka na pala sa ano, sa Pampanga. Baka pwede natin ipasok kasi hindi na sila, wala na ata sila doon sa Santa Rosa ba 'yon?" So wala na silang venue doon kasi ginamit na ata ng may-ari. So naghanap sila ng area, in-approach ako. Pinaalam ko sa Luintay din, no, sa Pampanga. Ang sabi, "Okay to, coach, kasi at least ma-promote din natin yung football dito sa Tarlac." Yung mga ganyan. I don't know kung na-sanction yung coach sa inyo, sir, sa inyo. Na-sanction ba yun, Pinas Cup? Yes. Na-sanction, no? Yes, kasi sabi ko, isa-sanction natin to. So, oo. Siguro, sumulat sila sa inyo. Ayun, natuloy doon sa, ano. Actually, sa Pampanga. Coach Joel, to prove na talagang interested kami, we really support football. Hmm. Sila nga itong proponent ng Pinas Cup, pero kami pang pumunta ng Clark para makipag-meeting sa kanila. Correct. Kasi wala rin silang tayo pumunta sa Tarlac. So kami pang nag-reach out. So, okay. You know, as far as CLPA is concerned, mm-hmm. welcome naman lahat dyan. Pero talaga mm-hmm. parang nagkaroon ng, alam nyo naman si Coach Mark noon, coach siya ng private school nga. Eh itong, ako naman, itong mga official natin from DepEd, eh mga palarong pambansa official yan, mm-hmm. eh siyempre pagka alam naman natin to pare-pareho during the game, 'di ba? Eh call ng referee yan. Parang official ng skelet eh referee ng regional competition, nagko-coach si Mark, pinagmumura, parang bad words na mga bobo no. So siyempre teka lang. Sandali. Sandali lang bago tayo ano, Sir Kabili. Sandali lang ha. Sir Kabili. Yan, hello, bago. Oh, yan, bago ka pumunta sa ano mo, sa umupo doon sa ano, board meeting mo. Ano ka muna, last words muna bago ka lumakad. Kasi hindi, may coach. Anyway, may gusto pa akong may mga inaalam ko rin sa mga presidente kung ano yung mga ano nila. Good morning, Sir Ike. Yan. Oh, nandito si bro. Yan si Sir Ike, bro, president ng Iligan. Yan, sa Lanao Norte. Hello, Coach Rizan. Good morning. Yan. Oh, may anyway, ano na muna ako. Standby muna ako, Coach. Mamaya-maya na magpapaalam na ako sa inyo ng ano. Gusto ko yung discussion nila, Coach Salvin eh. Ah, sige. Balik tayo kay yan. Thank you ha. Kala ko kasi mauna ka. Sige. So, good morning sa iyo. Okay. Good morning, Sir Ike. Good morning and welcome. Yan, no. Again, nandito rin si Sir BJ Abad, Sir Justin Faber, Sir Kabili Sinsuat, and Sir Ramon Manuel, no, Sir Tito. And ayun, balik tayo ngayon kay Sir Alvin sa Tarlac. Yan. Ayun, itutuloy ko lang, no, Coach. Ang nangyari nga, Coach Joel, syempre yun, nagkaroon ng confrontation, inayos namin, with his president. May bago silang form na president ngayon tsaka mga officers na napakaganda naman nangyari. Yung president niya ang pumunta dito sa amin. Sabi niya, kunting misunderstanding lang. Ako nang humingi ng dispensa para sa aking coach. Sabi ko, no problem. Basta sabi ko, president, sabi sa kanya, rest assured naman na every competition nyo or every competition namin, every activities, isasali namin kayo. At kami naman ay sasali sa inyo in support sa inyong club. So, siguro mga wala pang 1 year nung nagkita kami nung president niya. Parang American citizen siya, nakabase sa Clark. So, okay naman sa amin. Yun lang. Siyempre, kung minsan siguro, si Mark din yung emosyon niya. Pero ang totoo niya, eksakto, naririnig ito ng lahat, maraming presidente. Yes. Si Mark kasi, although from Central Luzon, nakakapag-attend siya ng mga C-license, B-license without our recommendation. So, sabi ko naman, kung kahit mag-text lang siya, tapos i-confirm lang namin kay Lynn, parang ano siya, diretso siya sa PFF na PFF na may insulto na rin kami. Parang diretso siya, sana man lang kumatok siya, diba? Kami naman, open. Sabi ko nga, meron kami ngayong C-license from Nueva Ecija. Meron kami C-license from Pangasinan. Eh, Tarlac, Kapampangan yan. Pampanga, Kapampangan. Eh, yung pa mga kasama namin na mga Ilocano na sila ay love namin din. Pero siya, kamukha namin. Para bang, tsaka yun nga, yung Luventay,
nag-officiate yung staff, nag-officiate yung ibang official. Pagsabihin niya naman, mga teacher yan, siyempre. Sir, hanggang sa the whole duration, binangko niya. Sir, ganito ha. Kasi yun din ang observation ko eh. Kasi ang kuwan ko lang naman doon din, ang objective ko dito doon sa ano sa Pampanga as football consultant, maayos yung programa, no? Mabibigyan ng maraming laro yung mga bata doon sa Pampanga. And then of course, always susunod tayo lagi sa rules na kailangan kung saan tayo under, doon tayo sa sanksyon. Every time ng mga activities tayo. Yung mga narinig ko ngayon sa iyo, sir, yung tungkol yan sa license na nakukuha ka, siguro kailangan natin i-address din yan sa PFF. Yeah. Bakit na-allow yung ganun? Para once and for all, walang problema along the way. Yeah. But tapos, Joel, knowing the office, hindi naman sila rin papasok sa ganito agad, no? At saka, I think wala pang technical director right now at saka officially, wala pang ina-announce sa atin, no, sa level natin na technical director at saka coaching education. So dahil maganda yung question ninyo. Question. Yeah, go ahead. Ayan, Sir Tito. Naririnig mo ba ako? Yes, sir. Ako. Okay. Kasi may mga narinig ako from some presidents na issues. Like yung apparent or bypassing the FA, like yung kay Sir Alvin. Yes. Saan ba member si, ang pangalan niya ni Coach? Mark? Ang pangalan ni Coach? Mark. Saan ba siya member? Member niyo ba siya? Pampanga yon. Pampanga siya si Mark. Okay, Pampanga should be under Central Luzon, Yes. So ngayon, ang lumalabas, kasi may bago na tayong constitution and bylaws or statutes. Mm-hmm. Okay? Marami nang approved. Hindi ko lang alam kasi umalis ako 2 years ago, 3 years ago, kung lahat approved na yung sa dating 33 members. Lahat ba approved na? Sino bang BOG dyan? Hindi ko lang sigurado kung approved lahat. Si BJ, pero anyway. Yeah. Anyway, kung doon sa approved na, kasi meron dapat mga succeeding steps yun eh. Pag approve ka na, ano na yung next na gagawin mo? Like si Sir Justin, si Doc Paber, ang ginawa niya, nag-reach out na siya dun sa bagong members nila, yung neighboring provinces, which is very good. Di ba kayo, okay, sa Laguna, you reached out with Cavite already. Actually, okay na yung time. We already have the joint RFA na program and also yung bylaws. Meron na. So, meron na kayo noon. Pero ang point ko, anong ginawa ng mga RFA presidents? Mm-hmm. Or did they already disseminate the information dun sa dating anong tawag dun sa membership na associate member? Associate. Eh ngayon, minerge na with the existing provincial FA. Kung hindi pa nagagawa yon, I think that's a necessary activity or communication that they have to do. Kasi dapat ipaalam nila na merong ganitong asosasyon. Mm-hmm. So if ever there are entities, kasi yung Luentai, for example, entity yan eh. They help football eh by setting up training centers na involved nga si Coach Joe Cox doon. Yeah. They conduct tournaments. Na-invite yung iba. Opo. Alam ba nila? Kasi apparently, nagbabypass sila. Hmm. Yung iba na hindi naman nila sinasadya. Hindi ko alam kung may pagkukulang ba yung PFF dyan. Kung may pagkukulang ba yung RFA dyan. Basta importante lang, if ever hindi nila alam, they should conduct a dialogue with them. Yeah. Kasi ang importante, like meron naririnig ako nakakarating sa Davao, mm-hmm. nagko-conduct ng tournament doon. Nagugulat yung presidente, bakit may bilang ganyan? Ganang nangyayari din doon sa iba. Oh, Boss Chit, kakat na kita dyan, Boss Chit. Boss Chit. So, yung mga ganyan, kakat na muna kita sandali, ah. Maganda yan, no? So, pasukin natin yan mamaya. Pero meron din tayo kasing kasama dito na kahit sila, registered sila na football association, no? They work with with the mother, yung parang main, no? So, nandito ngayon si Sir Hubert Magrata
from Olongga po, Zambales. Olongga po, Zambales. Yeah, so Olongga po, Zambales worked with Tarlac FA. Or, sorry, no, CLFA, Central Luzon. Sir Hubert, paki-unmute naman po. Paano nyo ginagawa? Ano yung dynamics niyo with Sir Alvin or dun sa Central Luzon? Paano nyo po ba ginagawa yun? Good morning, coaches. Sir Mon, good morning, Manuel. Morning. And Hubert. Kumusta po? Okay, and regarding po dun sa ano, the coordination with the our activity or program and projects Olongga po. Okay. Nakipag-coordinate po kami kay ano with the CLFA, Sir Alvin. Alam niyo Sir Alvin niya lahat po ng activity namin is sabihin po natin with blessing sa kanila before we go to the PFF. We write to the PFF and of course we ano no coordinate with the CLFA. Sila nga po yung pumupunta dito sa Olongga po, okay? Sa referee's course, Kasibulan, alam ni Coach ano po yan, ilang beses na punta dito si Coach Ake. Okay, so coordination lang po regarding sa mga program and activity. And of course, kasi ang ano natin is, number one, yung kapakanan po talaga ng mga football. And talaga nagkakaroon po talaga na minsan ng miscommunication, misunderstanding, but along the way na kailangan pagmitingan po yan eh para hindi po magsasuffer yung ano yung mga bata at saka yung ibang the what you call the football clubs. Kaya in-extend pa po namin hanggang doon sa Zambales area, Subic, Castillo, San Marcelino, okay, with of course ini-inform naman namin yung CLFA regarding po this matter, okay? Yun po. Proper coordination lang po sa ano sa nearest association. Yan. Thank you, Sir Hubert, no. Thank you very much for that information. So with that, talagang kaya naman ayusin eh, no? Yung mga ganyan na ano ba sinasabi natin, bypass ng protocol, no? Boss Chief, Sir Chito, since nandito ka naman and you handled the membership before, no? Paano ba, bakit ba nagkaroon ng ganito? Bakit ba ang PFF hindi na pwedeng tumanggap ng bagong mga football association, no? So bakit hindi ba pwedeng magtayo na lang yung Pampanga? Hindi ba pwedeng magtayo na lang si Nueva Ecija, Aurora, Zambales? Ba't hindi na lang sila dumiretso sa PFF? Ano bang nangyari? Ano ba yung ano dito? Ano ba yung guidelines ng meron yatang ano eh, merong mandate yung AFC. Mm-hmm. To keep the membership na lang and not to expand in terms of football associations. So ang ginawa nila kasi parang hindi sila pumayag na paramihin pa in terms of yung provincial football membership. So ang ginawa is to merge yung neighboring provinces to keep the membership at 33. Ang alam ko ngayon ng membership, kung hindi alam nung iba, is maximum of 66. Yung 66 na yan should comprise of the 33 regional football associations. Posit, ipa-plug ko yan. Ha? Ipa-plug ko yung information na yan. Nandito yan sa ano eh. Nandun yan sa ano eh. Nasa yeah, meron statutes tayong yun eh. Sa statutes. Copy sa statutes. Opo, opo. Tapos, nandun din yung mga professional clubs like Ceres, dati yung Global Cebu FC, yung mga yan. Yan. Ngayon, Sir Chiefs, ano ko, basahin ko na lang para sa inyo, no? Para makita rin ng mga nanonood. No? Marami yan, yan. That's it. So, that's ito yon, no? Ito yung members na 66 members na minimension ni Sir Chito, no? Up to 20 delegates from clubs, one each from the member, okay? Up to 33 delegates from PFA or Regional Football Association, no? Ito yung naka-mention dito, provincial, so baka kailangan ayusin, no? 3 delegates from leagues, 3 delegates from university, okay? Up to 7 delegates from interest group. Ano ba yung mga interest group na yan, no? Una, Referees Association, Coaches Association, Women's Football Group, Youth Football Group, Futsal Group, Beach Soccer, at saka Players Group. So imagine that, no? So yan yung 66 delegates. Go ahead, Sir Tito, go ahead. So ngayon, since yan na yung current maximum number of membership sa PFF,
Hindi ko lang alam kung kasi last time pinag-uusapan niyo yung Coaches Association forming that. So dalawang klase yung Coaches Association. Isa yung national, ganun din to sa referees, women's football groups, youth football groups, futsal beach. Lahat ng regional FAs, dapat meron din silang sariling interest groups na yan. Ito yung sinasabi ko, nakascade na ba yan ang bagong regional FA officials? Kasi dapat sabihin nila sa members nila, you can create your referees groups, your coaches groups, and women's football groups kasi na-limited lang doon sa kanilang area of yung sphere nila. Kapareha, for example, ng Laguna, Cavite. Yes. Laguna, Cavite membership lang, yung gagawin nilang parang ganito. Regional Association of Laguna, Cavite Referees Groups. Meron silang sarili. Ganon din sa coaches groups, women football groups. Separate from the national. Opo. Meron ding national. Yeah. I don't know how they will do that. Pero they will create statutes or constitution and bylaws nila. First, they will form a group. Then they will make that constitution and bylaws. And then for both local, regional, or national, ipipresent nila yan, kung national yan, to PFF for approval, revision. Yeah. Okay. So, balik ulit tayo sa RFA level. Bakit hindi pwedeng magkaroon na ng panibagong probinsya na maging direct member sa PFF? Ganun ba yon? Or is it limited na? Nilimit na nila to 33. Unlimited na. Okay. Ito na nga, nakasulat doon eh. 33 lang eh. Yeah, baka may president maximum na. Yun. Yeah, baka may president tayo nakasama dito na kaya rin mag-comment, no? Si Sir BJ, pwede ka bang mag-comment on that? Kasi I think nasa membership ka rin before, sir. Tama po ba? Good morning. I'm with the referees committee last time. Okay. Sige, sir. Well said, Sir Chito, no? That was the essence of the membership. In our case, speaking only of our association, before we are Sambusur and Pagadian only. Way back, the term of Mr. Fukoy, yung sa BOG dati, na-formalize yung territorial jurisdiction ng mga RFAs to limit to 33. That's why yung Sambuanga Sibugay was given to us being a part of Sambuanga de Sur noon. Ngayon, separate na sila. So that was given to us. That serves as our new frontier that expands our association to Sambuanga Sibugay. So there was no creation but an extension of the former RFA. Expansion, no? Of the former RFA in territory. So halos lahat dito sa cluster namin na sali na sa association. Like Safa before, ngayon naging Sambakunta na. Sulu, Basilan, Tawi-Tawi. So, nakuha na ng Safa yung ibang areas doon sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So, that's it, no? Na-cover na lahat dito sa cluster namin being a member of a regional football association. Yeah. So, there was no creation or application to PFF regarding new membership, but rather an expansion. Okay. So, it's an carryover na. Ang open yung professional clubs, for example. Ah, yeah. O, konti lang yan eh. Open pa yan. Whoever wants to form a... 20 slots yun, boss. Kaya nga, dami nun. Pero sa RFAs, wala na. Fix na 233. So, ibig sabihin, para clear sa lahat, no, nandito pa naman si Sir Alvin din, no? Sir Alvin, to be clear, na limit na yung mga provincial or yung regional level. 33 na yon, maximum na. Ngayon, yung question naman niya, mm-hmm. eh valid eh. Napakalayo naman ng Aurora mm-hmm. kung isasama mo siya sa ano. Pinag-usapan na yan actually sa PFF. Uh-huh. So siguro, yung usapan dyan, like, is yung travel distance. Opo. Baka yun ang kasi ang importante sa atin eh. Yeah. Sino ba yung, ano bang parameters natin for combining provinces? Opo. Pero dapat 'yan pag-usapan sa ano
Sir BJ. BOG ka? Hindi na. BOG, board si Sir BJ yata ngayon. Oo, no? Oh, kaya... No. Ah, no, not anymore? Not anymore. Okay. Anyway, kasi question yan, that has to be brought up to the Board of Governors meeting for discussion and therefore approval by the board. So, yeah. Kasi valid yung point na yun eh, kung bibiyahe ka ng napakalayo. Yeah. Actually, Sir, naka-flash sa grupo mas yung... Mas malapit yata siya sa Rizal eh. Yeah. And then pero, yung Bulacan, mas malami sa NCR. Pero NCR... Yeah. Tama, pero unfortunately, meron bang kalsada na from Rizal papuntang Aurora, yun yung maganda rin malaman. No? Yun. Kaya nga, travel distance ang sinasabi ko. Yeah. Travel distance yata yung parameter coach, na pwede mabating. Importante for now, not forever. Yeah, okay, boss Chief, hold that thought. Pasok tayo kay Sir Kabili. Yeah, from Maguindanao. Actually, before yung ano term namin, before mag-end yung term namin, napag-usapan na yung clustering na yan. Oh, when we adopt the statute, the new statute of FIFA, nagkaroon na katulad sa amin sa Maguindanao. Dati Maguindanao Cotabato City. Opo. So, gi-trim down namin ng Maguindanao Regional Football Association. Actually, ang BARM under pa sa Maguindanao 'yan. Pero because of the distance of Solo, Hulo, Tawi-Tawi, sa geographical ano namin, malayo na sila. They belong to Sambuanga and even in Pagadian. Yeah. Kaya nag-giveaway na kami. Hindi na namin i-adapt yung area na 'yon. Mm-hmm. So, doon na lang kami kung ano yung sakto na sa jurisdiction namin. Yun na lang in-adapt namin. Mm-hmm. Ang pinagtataka ko lang, this bagong clustering na ito, bakit ang sa Mindanao, nabawasan, ng, walang pumasok, walang Butuan, walang Agusan, walang Surigao. If you see yung bagong sinabit ng ano, di ba sa competition? Competition. Tingnan ninyo, doon sa group Giata, if I can remember, ang Palawan nandoon. Ang question, di ba wala nang Palawan sa ano ng PFF? Okay, pasok tayo dyan dahil sa Palawan sabi mo ha. Si Lobat daw, sayang. Kasi nandito rin si Coach Oni from Mindoro. I think dun sa geographical membership, tama ba na ang Mindoro at Palawan ang magkasama? Tama ba? Walang makasagot. We will refer that. Hindi ko maalala yan. So, maalala, sir. Sige, hintayin natin si Coach Oni, no? Because, Sir Ike would like to say something. Yes, Coach, thank you. With regards to, it was just a hearsay though, but I kept in constant communication with Sir Jay, and he mentioned that Mindoro and Palawan somehow are related sana, and then, when the clustering was announced that there is Palawan and hindi na mention yung Mindoro, he reacted immediately kasi nga dapat wala yung Palawan. There should have been Mindoro and they are closely related to each other. Just to set things clear then. Yeah. Coach Oni. Thank you, Sir Aika. Coach Oni. Coach Oni is from Mindoro, no, and he works directly with the president there, si Sir Jay. Maybe you can help us with this question, no? Pagdating po ba sa clustering na nangyari sa regional or territorial si Palawan po ba ay kasama dapat ni Mindoro? First, good morning everyone, no? Nakita ko nandito yung mga batikan nating mga kasama sa mga regional association. Magandang umaga po, no? I am currently the vice president for Oriental Mindoro Football Association. So, since based on our constitution, dun sa binasa nyo, supposedly, no? Palawan and I, kami, along with Roblon, Marinduque, and Occidental Mindoro, doon muna kami sa amin magka-conduct ng mga before we go to regional association. Yes sir, bago kami lumabas ng Mimaropa. But since kasi ang before, bigyan ko kayo ng background ng Palawan. Palawan was a regular member before. Okay. Mm-hmm. We were an applicant before. Provisionary member kami noon when I heard about Palawan. Mm-hmm. The head of the time was I don't know si Hagidorn ata yung presidente.
I've even met the founder ng Palawan FA, si Sir Prieto. Nag-meet kami niyan before. May tumakbo sa election, natalo sila. The GenSec was yung babae. Suddenly, wrote to PFF, requested that they be reverted or they will be mawala sa PFF. That's unusual, no? Nandun ka na, regular member ka na. Going probationary. So, probationary. So, ang masama naman dito sa atin sa office, instead of during the time was si Mike Villadolid and Johnny Romualdez was the president. Instead of helping, uy, anong nangyari? Ganyan. They accepted the letter. Mm-hmm. And then told the board to revert them back. Kasi nun I was initially member of the board, na-discussion. Sabi ko, ano nangyari? Bakit hindi natin tinulungan? So wala na doong interest. Then I met Sir Nolly, yung talagang tumatrabaho doon. Both with Tony, parang nawalan doon ng interest and nobody will run. So then they were reverted back to probationary for 2 years. Walang gumalaw, walang nangyari. And then suddenly, wala na sila sa booster natin. Okay. I think Sir Chito knows that, diba, during your time. Yeah. No, wala na sa booster. Then, naging ano sila, probationary. Pumasok ako doon, probationary member nila. Uh-huh. But yun yung ano eh, they were out of our roster for several years. Then basically, dumating si Sir Ed, naging probationary ulit sila. So I don't know the process. Hindi ko alam yung documents. Natawa si Kaka. Oh, bakit? Teka. Gusto ko yan. Bakit tumatawa si Mr. Kabili from Maguindanao? Sir Cubs. Kung maalala nyo, na sisto, this is rin ang association namin with Sir Jag Jimenez. Nagtaka nga rin kami anong kasalanan namin. No? Tapos ngayon, bigla na lang nagpop-up siya ulit. Kasama niya sa clustering. Eh, hindi naman na-approve ng board dyan. Namalala nyo? Ganito. Regarding membership, sige. Merong approved regional football associations. Approved na yung kanilang bylaws. Yung sa statute nila. Hindi ko lang alam, maalala kung sino-sino na yan. Pero ang pinaka-guide natin para hindi tayo nanguhula, pero wala lang tayong hawak na papel. Yun. Sino yung nandun? Correct. So right now, manguhula tayo. Mag-discuss ng something na huhulaan natin. Pagkamali tayo. Kasi, di ba we were asked to rewrite our bylaws, di ba? Oh, everyone for the regional association. So basically kami ni JNR members wrote yung specifics nung ano, kasi there's a template for the bylaws eh, di ba? Oh, meron. So we wrote the specifics for that. Who are our members? Kasi regional kami eh. So what is so kami ay Mimaropa Regional Association. Di ba? Oh, so Palawan, part of the regional regional. It's part of the Mimaropa football. So like Bataan, mas matanda pa nga yung ano ng Olongapo eh, di ba? Cavite, like Batangas. Yeah. So nung lumabas yon, stop. Di ba? Lahat sila probationary that time eh. Yeah. Di ba? So they were told to stop. You should now go to the regional FA nearest you or yung naka-clustered na, naka-identified na kasi. Oni, sandali lang. Pasok, sandali lang ha, paano yung pa-commentin ko si Sir Hubert doon? Kasi si Sir Hubert, na-mention mo nga na matagal na yung Oxpa, no? Or yung Olongapo Sambales. Sir Hubert, ano ba yung nangyari? Bakit ang Oxpa hindi naging direct member? Ngayon, naging ano kayo ng Tarlac or CLFA? Actually po, yung the last, no? Cochito, correct me if I'm wrong. Batangas, Pangasinan, Olongapo. Kami yung tatlong huling umakyat sa office ng PFF na na-entertain. Na nakapasok pa po kami doon. Kaya lang yung Olongapo under probationary. I don't trust ang Batangas and Pangasinan. Pero all the activity, programs, and project of the PFF, pinapadal lang kami yung communication. At the same time, meron kami report sa PFF. Pero nagko-communicate kami sa CLFA regarding sa mga communication. Ibig kong sabihin, active pa naman po yung Olongapo si Sambales. Pero yung is under provisionary. Pero
So far, okay naman po yung communication and we join the program and activity Alaska Cup, Luwantay, and all activities Central Luzon. Kaya so, wala naman po kami nakikita problem regarding sa ano sa membership. Yun lang po ano minsan, yung Bataan kay under Coach Sam and Maribeles nakipag-coordinate din sa amin because hindi po sila makapasok eh ng direct doon sa ano. So ini-entertain naman po namin para mabigyan po naman ng ano. Yeah. Okay. Ano. Okay. Thank you Sir Hubert. Thank you for that. Yes, no? Sir. May kasama tayo ngayon dito na gusto rin mag-comment. He is from Cagayan de Oro. Brother Jack, Brother Jack, good morning. Good morning. Unmute ka sir, unmute. Si bang presidente ngayon? No, I think they're trying to get back in dun sa membership, no? Hindi pa naman officially ano, ewan ko, hindi ko alam ano ba, cease to exist ba yung Cagayan de Oro? Ano ba? Mayong umaga sa inyo lahat. Ayong mga brother. Go ahead, sir. Sa specialized presidente ng Tarlac Football Association. Oh, hindi pa ako nakapasalamat niyan eh nung nag-host sila ng Luzon Cup last year. Oh, inalagaan kami doon, mabait na ang galing ng organization ng Tarlac Football Association. Dapat Calvin. Sana at Tarlac Central Luzon ata yung Central Luzon. Thank you. Always welcome kayo. Oh, dapat ang mga FA ganun mag-organize eh. Oh, iba talaga sa Tarlac. Iba talaga sila, Sir Alvin, Sir Glenn. Ang laki pa lang ng Tarlac. Akala ko, Luisita, Asenda lang. Laki pa lang ng Tarlac. Malaki, sir. Oh, pero yun lang ano ko talaga. Yung ano ko sa... about yung mga membership ng association, yung comment ko lang to, kasi 33 associations yan all over the country. Yung Philippines has only 15 regions, di ba? Eh bakit naging 33 yan? Masyadong marami yan. Ang dami, more than half of that associations, hindi naman active. Oh, sa totoo lang ha, yung, nagsasabi lang ako ng totoo. Walang ano to. Ayoko nga sana magpabingin po kasi nagre-reapply pa kami. Baka pag-iinitan ako ng mga member dito. Hindi naman ako presidente. I'm pushing si ano yung kaibigan natin dito, si Mike Batiles. So I think he can help para mabalik yung si Morpa sa PFF. Pero yung si Morpa naman, active naman kami dito. Eh. So wala kayong masabi sa amin. Sa 33 members ba yan ng mga FA, ilan lang mabilang mo lang sa daliri mo yung active eh. Tapos, nag-active no lang yan pag election. Ha? No comment. No comment. Ay, mag-comment na nga ako eh. Hindi, ako. Ako. Nag-active lang yan sa election eh. Sa totoo lang ha, pag may election, active na active sila. Pag walang election, wala na naman. No, so I'm just telling the truth and truth is hurts, masakit ang totoo eh kasi yung mga associations na yan those were created by our late president dati na si Jose Marie Martinez. Lang Boss Jack, sandali na mention mo yan, no? I think mayroong history rin yung pag-create ng mas maraming associations eh. Hindi ako mag-comment dyan. Yeah, okay. wait lang, Oni. Pero in fairness, no? Kasi when I was, I'm not anymore with the office, no? But when I was handling the grassroots, in fairness, dun sa mga associations natin, lahat yan sumasali, Sir Jack, sa ano, activity ng PFF. Lalo na pagdating sa mga grassroots activity, pagdating sa FOF, lahat yan may napapadala, no? Pati yung probationary, no? At saka at the same time, I'd like to comment also dun sa minensyon ni Sir Hubert. Pagpasok nung activity ng ano ng Palawan. Pagpasok ng Palawan, lahat ng iba pang mga probationary member, talagang pinapadalhan naman talaga ng ano yan, ng invitation, ng information. Kasi nga, dati na silang nasa listahan. No? So, in fairness din sa office, talagang it tries as much as possible to be inclusive. No?
hindi exclusive lang doon sa current na 33 na direct members natin. So kailangan din natin makita yung side na yon. So Sir Jack, lahat po yan nag-ano, nagpa-function sila. Baka lang ang minimension natin is yung mga regular activities na hindi natin naririnig. Baka hindi sila magaling mag-ano sa Facebook, di ba? Hindi sila mahilig mag-post, di ba? Pwede kasi yung mga ganon. Although, alam natin on the ground, dahil nakakausap natin yung ibang coaches, na meron talaga ring activity. Hindi lang siguro natin alam or hindi lang ganun kagaling sa marketing side. Eh? So, yun lang yung comment ko. Sino yung gusto mag-ano? Si Sir Jack, wait lang ha. Coach Oni, go ahead, please. Oh, actually, to, ano, yung expansion ng membership, hindi si Barry ang nag-start niyan. Si Johnny nag-start ng expansion ng membership to the 33 Association. And then also, Jack, no, it's not within us to say they're not doing or doing. No, it's up to them and the PFF to, for that. Kasi ang protocol sa amin, sa ako as a member ng associations, to create a healthy relationship among other association. No? So kung may ginagawa sila o hindi, that's up to them and the PFF. So kung nandun ka sa Simofa, you work with Simofa. So gawin mo kung anong pwede mo gawin dyan. But we cannot say to other FA, wala kayong ginagawa, kami meron. So that starts something dyan, nagkakagulo tayo eh. No? So it's incumbent within us to maintain a healthy relationship among our regional association. Kasi that's the FIFA mandate. No? Klaro yan sa FIFA. So, hindi kami pwede mag-criticize. So, ako, pansin nyo, pag outside ng context ng regional association, medyo careful ako magsalita sa other association kasi hindi lang isang tao yan. It's an entity itself. No? So, yun lang yung masabi ko. Yeah, okay. Comment lang po. Observation ko lang to. Na sa lahat na 33 associations na yan, hindi ko naman specify kung sino active, sino hindi. Marami diyan ang hindi active. Nag-active lang pag election na. Yan. O sige, yan sige. Sabi ko. Yeah, thank you. Sir Jack. Thank you for that, Sir Jack. I-align lang ulit natin yung situation, no? So tama naman 'yon. Again, sir, everyone is entitled to his opinion. Wala tayong problema din sa comment. Can I talk Coach Ake? Sige, pasok muna si Sir Kabiri. Thank you, Sir Jack. Okay, balik tayo ulit. Anyway, Gato, I am with the Coach Ronald. No, kasi hindi tayo pwedeng mag-bark in sa isang association kung ano yung kanilang activity. Hindi natin alam. May mga internal activity sila na natin alam kasi sila ang nagsasubmit lang ng kanilang activity sa PFF. So, let's be professional doon sa mga ano natin. Kapag nagkaroon ka ng side comment, see to it na i-mention mo para yung isang association na sinasabi natin na hindi nag-function, matauhan. Maganda naman yan eh. Kung ako, sabihan mo ako na hindi ano, okay, bakit ako naging function? So, tingin mo. O, tanong yung PFF. Ilan ng referees ko? Ilan ng si license ko? Nakasali ba ako sa FOF? Nakasali ba ako sa mga kasibulan program? Lahat ba ng sanction ng PFF hindi ko nasalian? Naka-provide ba kami ng ganito? Lahat yan naka-function. Kaso lang, di natin alam. So, yung mga side comment na ganyan, medyo careful din tayo kasi kung gusto mong ano, i-cite natin. Kasi kung election lang ang pinag-uusapan natin, lahat naman na pwede mag-participate. May kanya-kanyang ano lang tayo, may kanya-kanyang decisive idea kung sinusuportahan mo, sino. Pero at the end of the day, magkaka-brother pa rin tayo. Tama, year one tama. In football. Tama. Oo, yeah. Wala naman tayo eh. Di ba? Yeah. Wala naman problema doon. Let's be professional in all aspect. Opo. Yeah. Yeah. Okay, so, kaya mo muna yung sa Mindoro at sa... Yeah, thank you, ha. Hindi pa ako tapos doon, Ake, ha? Yeah, wait lang. Sige, wait lang. Nagpapasalamat tayo, no? Una, nagpasalamat tayo doon sa comment din ni Sir Jack, no? Kasi lumabas yun. Pero yun nga, no? Dahil na-mention din ni Sir Kabili, baka hindi lang natin alam na meron talagang activity yung association. And
And we cannot know that for sure until makausap natin sila directly, no? On the ground kasi, tayo nakaka-connect tayo sa coaches, nakaka-connect tayo dun sa mga referees. So more or less nakikita natin na may programa. Ang ano lang is, hindi lang siguro na maganda yung pagkakamarket or hindi lang siguro sila excited mag-post lagi sa Facebook. Diba? May mga ganyan. But again, I'll go back to Sir Jack, no? If it's true, masakit talaga tanggapin, no? But we have to accept those things. Yun nga, no? Sabi nga nila, di ba? True words are not pleasant, di ba? But pleasant words are not true. Pwedeng ganon, no? So, with that, Sir Cubs at saka Sir Jack, ano tayo? At the end of the day, ang gusto lang natin dito is, pagka nag-ayos na ulit, na wala na yung pandemic, pasok tayo, tapos football na ulit. Oh, ang gusto natin lahat. Football ulit. Yes. Okay. Respect remain. Okay, so pasok tayo kay Sir Oni. Sir Oni, meron ka pang ano kanina? Oo, hindi pa tapos eh. Binigyan ko lang yung background sa ano, yeah, sa Mindoro, sa issue namin. And then, eto na yung naging nakikita ko. FOF, maganda yan eh. Kasi we never own football. Mas marami, mas maganda, di ba? So merong provisionary, meron tayong ano sa FOF, di ba? Pag ikaw ay provisionary, wala kang assistance. Subsidy. Assistance or whatever. So hindi ako pwede mag-select to call dyan dahil hindi ko alam kung nagkakaroon ng subsidy yung ibang provisionary, no? So nandun, maganda, masaya. Eventually, nakikita namin, nag-reach out kami, hindi na kami man pinapansin nung, syempre, communication with them. Then nung dumating na yung mandate, 'di ba Sir Mon, dumating na yung kailangan i-reach out mo na. So nag-reach out na kami. Tama yung sabi ni Sir Mon eh, you had to reach out to the provinces near you na nakapasok sa cluster mo. So nag-reach out kami sa kanila. So 'yun, nag-respond ang Mindoro, ang Occidental, nag-respond na yung Romblon, nagre-respond yung Marinduque, no? Yung Palawan. So may dalawang nagre-respond sa Palawan. Isang province at saka isang city. Mm-hmm. So sabi ko, bakit? So nung pinasa namin yung ano, then I don't know kung hindi ko pa klaro yung information. So hindi ko masyadong maano siya. Okay. So nagkaroon ng U15. Kailan yan? Anong year yan, boss? Last year. Yung U15. Nahirapan kaming pumasok kasi alam nyo naman yung location ng Mindoro, di ba? Mm-hmm. Ang representative actually ng Mindoro, ng Mimaropa, regional FA, is Romblon. Yeah. Romblon yung magre-represent sa amin. Tama, so, sir. Pinapractice na namin yung ano, di ba, Ake? Naalala mo, nagko-coordinate kami sa inyo. That's right. Romblon yung magre-represent sa amin. Yes. Pero siyempre, may subsidy, alam naman nila yung kakulangan. Ang problema, 5,000 per team. Puta, 5,000, sorry ha. 5,000 per team. Yung paglabas mo pa lang siguro ng probinsya mo, tapunta ka pa ng PF, talagang ano. So, I don't believe hindi dapat siguro nakita sana yung equity context ng support ng PFF kasi kaming nandito sa ano, sa island areas. It's really hard for us. Alam niyo naman kung gano'ng cost ng travel ng barko. No? So, 5,000 yung buong team. Yeah. Record numbers, di ba? May coaches ka. So, mga 25 or mga, assume na lang natin 20. 18. Mag-travel. Oh, 20. 20 per team. Yeah. Pati assistant coaches, di ba? Yeah. So, parang nag-beg off na rin yung ano. So nakiusap kami, bakit hindi nila? I-host na namin eh. Di ba? Dito na lang tayo, mag-cluster tayo. So, yung Palawan, di, ayaw nilang, ano, gusto nila, magta-travel, babiyahe sila. I think, Coach Oni, pwede akong mag-comment, no? In fairness, no? In fairness kay Palawan, paborito nyo yung Palawan, ano ba kayo dito? Ha? Sige. Pero ano, ito Coach Oni, ganito, in fairness, na-mention mo ngayon sa akin kasi kami yung mag-host sa ano no sa RFP diyan sa FOF na yan no. Pero ang ano ko diyan is, did you try as Mindoro to ask no? Hindi, ito yung question ako. Okay. Lagi naman magbibigay ng additional. Bakit didiretso yung Palawan sa U15? Dapat nagkaroon muna kami ng
kung may represent, kung naglaro kami ng Rublon, ng Mindoro, ng Palawan. Mm-hmm. Di ba? Cluster muna sana kami. Ah, okay. Yeah, sorry ah. Sorry sa inyo lahat ah. But valid point yun, sir. Yeah, I will try to invite Palawan next na meeting natin. And hopefully, makapag-ano rin siya. No? Ay, pangit yung ganito na hindi natin sila kasama. But precisely, sana nakuha natin yung side nila. Yeah, that's pero right. Pero ako, try to on the organizational them. Point of view, we were inviting them na pumunta ng Mindoro na magkaroon ng ano, ng cluster. Kasi may Rumblon. There's interest in Rumblon. Opo. Na isang sumali bagay, din. Isang bagay, Coach Sonny, isang bagay lang naman yan. Tagapalawan kasi yung gensec natin. Oh! Sir Oni, sa madaling sabi, activity ng ano, regional FA ninyo. Oh, and then, kayo dapat yung iimbitahan ng whoever, PFF. Yun, so... Sir Chito, diretso na yan eh. Sir Cubs, ha? Sir Cubs. Be good, Sir Cubs. Be good. Anyway, Congress naman sa Sabado, mapag-uusapan nga, niyo pa yan, no? Pwede niyong pag-usapan. Oy, teka, bago ko makalimutan. Kasi marami kayong suggestions dun sa na dapat paratingin sa BOG and Congress. Yeah. I would suggest you right now to your representatives. Doon sa governor niyo, sumulat na kayo ng mga suggestions niyo and recommendations para kasi pag hindi niyo isinulat 'yan, hindi yan maisasama sa agenda. Tapos wala na yata, agenda, sir, yung agenda, may agenda na, sir. Ang problema, Sir Chit, ang problema pero, dito, ginawa na nila yung agenda, walang consultation. Uy! Dapat kayo, napapangiti, Sir Justin, ha? Napapangiti. Hindi. Dapat kasi, hindi. Mga coaches, ito lang ang ano ko sa board. Dapat, before ang plenary, may consultation sa RFA. Ano pang use ng RFA? Kahit Zoom meeting lang. Zoom meeting. Kaya kung ako lang masunod, ayaw ko talaga nag-submitting. Gusto ko face-to-face. Okay. Kasi nandun ano eh. Agastos yung... yun. Kabili. Face-to-face. May transpo ka. May hotel ka. Sir Chito, it was already allocated annual budget na ang Congress. We okay. cannot question on that matter. Hindi. Okay. Yung ano mo, yung regional meeting, yung cluster meeting nyo. Hindi. Yung sa cluster meeting, walang problema yon. Kasi... gina-down ano naman nila. Mag-side comment ka lang naman doon. I mean for the agenda. Hindi, yeah. Parang okay. na-calendar yata yung, okay. Sir, yung sa regional clustering. Okay. Sige. Thank you for that. Una, mahal talaga pag magkikita sa ng personal. No? Yun yung point. Pero sa Zoom, dahil kahit ako, kaya kong i-host yan. Eh, no? Pero one slot lang yung papasok. Sige, pasok tayo, Coach Oni. So, ako, we have to understand naman yung travel restriction ngayon. So, given na yan. Kasi magkukwarantine kayo lahat. Mahal, hindi lang 3 days yung gastos nyo. 5 days. Meron kayo additional 14 days na quarantine. Kasi kung mag-NCR kayo or Cebu, di ba? Anyway, we have to understand naman yung context kaka nung Zoom. Kasi right now, there's health risk sa travel. Pero syempre, meron naman. Alam ko meron kayong group, di ba? Sa Facebook, may group yung mga FA president. So I think it's a good channel also to send out ano. Kasi si JC, nasabi ko to reach out. Nag-uusap kami, JC, reach out ka kasi bored ka. 'Di ba? Nakikita niyo naman si Jay, nagre-reach out. Constancia. Nag-uusap kami lagi dahil nagko-consult kami pareho kasi may trabaho siya outside ng regional as board, no. Yeah. He has to cater for Luzon. So sabi ko, reach out ka sa mga ano, kahit dyan na lang sa ano. Kung ano yung, nagtatanong naman si Jay minsan, di ba? Generation sa, hindi lang sa Luzon, even in Mindanao. Yeah. Napapahamak na siya minsan dyan. Honestly, napapahamak na siya dyan. So medyo iniingatan ko siya, baka bigla siyang, alam mo yun, masiruin. Biglang wala na kaming FA, di ba? Sige lang, wala problema dyan. If you're ousted for... an eye-opener, that's okay. Okay. That's okay. Diba? Magiging legacy mo na yun. Sige, balik anyway, tayo. So, balik. My last point. Sige. Ano sana, last quote, Oni. Maklaro tong situation ng Palawan. Ano ba to? Ito ba isang regular member? Or probationary member? Kung ito'y probationary member, i-direct ito sa amin. Wala nang probationary, Oni. Correct. Di ba, sir? Wala nang probationary. Correct. Hindi, excuse regional me. Regional FAs na.
Coach Sonny, excuse lang ha. Si Bro BJ, tanungin natin kasi siya yung nasa last na seat ng Board of Governor. Mas malamang alam niya yung status. Bro BJ, ano mo dito sa status ng Palawan when you are in the board? Yeah, teka lang. Parang naano yata, naputol yata si Sir BJ. Sir BJ, nandyan po ba kayo? Sir BJ? Yeah, baka nag-ano lang, no? Pagbalik ni Sir BJ, i-ano natin. Oo, po, i-release. Anyway, batiin muna natin lahat ng kasama natin nanonood ngayon dito sa live, no? Of course, yung mga kasama natin dito sa group, sa Zoom, no? Si Coach, of course, si Sir Tito Manuel, he's the former membership sa office, no? Sir Hubert Magrata of Olongapo, Zambales. Coach Oni from Mindoro. Of course, si Sir Justin Paber, president sa Zamboanga. Si Tristan Roy Belen, siya naman ang taga Cam Norte, no? Daet. Yan, ang pader ng Pilipinas, no? Si Coach JR. May question nga si Coach JR, babato ko sa grupo mamaya. Brother Jack, Cagayan de Oro. Si Sir Kabili from Maguindanao. Coach Joel from Negros. Nandito rin si Amor from Iligan, no? Andito rin si Coach Floyd, nagmumotor. So hindi ko alam kung nasaan yan. Nagmumotor ngayon ng live. Talaga naman. Coach Arvin, okay? Ng Laguna. Coach Abing, Dato Abing from Davao. Si Sir Ike, nandito rin from President ng Ilnofa. Of course, nandito rin kasama natin si Irish from Agusan, Alex Adolfo from Davao, and Coach Jerome from Gingoog City, no? Live din na nanonood sa atin ngayon si Albert Art. Sorry about that. Live din ngayon si Aldin Piloto sa Facebook Live, no? Victoria Borbuka, kasama rin natin si Weng Sasuman, Kevin Sore, Michael Reyes, si Miss Belay, no? Andyan din si LL, Gerald, Angelo Marzon, Raymond Bracamonte. Okay. Sir Gigi Napana, hindi lang daw makapasok na nasa work na daw siya. No? So, share nyo sa from Butuan. Kasama rin natin si Howie Soriano, Marco Yancha, Alan Martinez, si Nericel Arias, sino pa? Ernani Regis, Gary Soriano, Glenn Ramos from Cebu, of course, Ricardo Padilla, Sok Malig, Aris Bocalan, nandito rin, no, from Davao. Nandito rin si Ali Baldo, Mike Agbayani, watching also, Pabs Pabalan, Mac from Laguna, and ano pa, wala na, marami pa ba? Yan, si Vince Malig, Francis Ramirez from Cebu, Mark Cabantog, kasama ni Sir Kabili, no, Dan Domingo, meron ding taga Japan, Yoshokato, si Yuki, nandyan din. Greetings. Percival Balite, Ronel Agkawili, David Baluyot, Teps Castillo. Yan, no? Sila Anton Albao nandito rin. So, with that, balik tayo. Balik na muna tayo ulit dun sa topic natin. Medyo umiinit na eh. No? Sir BJ, available na po ba kayo, Sir BJ? Ayan. If not, balik tayo kay Sir Justin. Okay. Sir Justin, question. Ano po ba ang perks o ano ba yung mga ano ba yung pag nagpa-member ka sa RFA? Ano ba yung perks ng isang member ng RFA? Yung maganda sana diyan, coach, is 'di ba? Pag nakatanggap tayo ng invitation mura PFF for all mga activities, 'di ba? Kung let's say may coaching course, merong futsal na coaching course or iba-ibang mga coaching courses. Specifically stated kasi dun sa requirements nila na kailangan member ng RFA ang ipapadala mo. Yun. So importante na member siya ng RFA para may opportunity na mapadala natin yung particular individual or interested na coach, interested na person, or interested na player dun sa activity, let's say nationally. Kasi sayang naman, let's say kahit may talent yung bata, tapos hindi nasali sa, hindi siya officially a member of the RFA. So, mahirap natin mapadala, mahirap natin bigyan ng opportunity yung particular individual na yun kung hindi siya member ng RFA. So, as far as dun sa akin, yun yung usually na hindrance eh. May mga
may mga minimum standards as far as inviting people, di ba, to attend courses sponsored by the Philippine Football Federation. Even kwan eh, di ba, halimbawa, minimum is a C license. Eh, paano naman yung coach na walang opportunity mag-C license pero may talent? Yes. Di ba? So, yung mga ganun kasi, mga perks na ganyan, kwan yan, it's just about giving access and opportunity to people who are really interested, who can really contribute to your RFA. That's so, mas maganda talaga pag member sila para at least yung access naman sa mga further, let's say, it's really more of, kwan eh, more of further learnings as far as football, mm-hmm. di ba, na hindi mabibigay sa local level. Yeah. Kaya mo, let's say, makuha sa national level or even outside the country. So, yun yung mga perks sana na makuha natin as members of the RFA. Yun. Yun. Thank you for that, Sir Justin. No? Pasok tayo sa Cam Norte. No? Nakatayo pa naman yung Camarines Norte. Tristan Belen. Hello, Tristan Belen. Yan. Pa-unmute ka, sir. Unmute. Okay. So, dyan sa RFA ninyo, sa association ninyo dyan, ano ba yung perks ng isang member? Pag naging member ka, bakit ako magpapa-member sa inyo? Ano ba yung matatanggap ko bilang miyembro? Good morning sa lahat. Marami kaming lahat naman ng benefits ng ano, ng team, pwedeng sumali sa mga tournaments. Pag nagpa-recommend sila para sa C license, B license. Tapos yung meron pang GCF noon, involved din naman sila. Lahat din naman ng mga privileges ng isang member, ibinibigay din naman namin. Okay. Wala naman kaming in conflict or wala naman akong na encounter pa hanggang ngayon na mayroong taong nag-complain sa amin na hindi namin sila nabigyan ng rights nila or ng opportunity para sa kanila. Oo. Kaya in terms doon sa mga relation within sa buong area ng FA namin, wala naman. Okay. Doon sa mga, siguro doon sa ano, doon sa ibang FA na meron silang ina-adapt na province. Hindi naman kami makapag-adapt ng province kasi sa north part namin, merong Quezon FA. Down south naman, merong Camarines or FA. So wala, hindi naman kami makapag-expand sa ibang territory, nag-expand lang kami within ourselves. Papunta sa Quezon. Papunta ka na sa Quezon, ha? Oo. Oh, meron namang FA din doon. Ah, doon ka na lang sa mga isla. Sa mga isla, kung kaya namin, meron na akong tao lately doon sa isang isla sa Calaguas. Meron na akong isang player doon ready to create a team. Kaya lang siyempre inabot naman tayo ng pandemic kaya nakahanging lang siya doon. Doon. Okay, so yun. Kami ka effort maghanap, magtap ng mga towns dito sa amin. Yeah. Yeah. Okay, Tristan, salamat ha. Salamat for informing us. Pasok tayo kay Sir BJ Abad, no? Kasi kanina Sir BJ may mga questions kanina dito, baka wala ka lang nun sa ano mo, no? Hindi mo narinig. Pero may question dito na binato. Paano ba maging member sa isang RFA? Halimbawa sa inyo dyan, no? May isang grupo or may isang club or kupunan na gustong maging miyembro sa inyo. Ano po ba yung mga requirements ninyo? Just like ano, yung sa association na maging member ng federation, the same protocol, no? They have to send letter of intent, then set of officers, then their own bylaws. Then it will be discussed in the board. So pag accepted sila, they become a member. Now in our case, since we have an expansion, yung Sambuanga Sibugay, doon we have capacitated the area. There were several members that have applied and we have accepted them in the association. Foremost, our role there was to capacitate. Send them to courses, especially okay. Coaches. C-license, even yung PIPA courses, in which all RFAs are given one slot, di ba, yung sa FIFA. Opo.
nevertheless, in my own capacity also, I requested for one additional. Kasi mm-hmm. yung lahat ng mga courses ng PIPA na sa Manila na kasi problema dito sa Mindanao, yung transportation cost. So willing naman mga participants na mag-shoulder ng transportation cost. So ninominate namin sila. At least two sa amin. Recently, yung last past 2 years. Yung sa ano naman, yung sinabi ni Doc Paber, yung mga perks, no? Recently, yung sa PIPA Elite Youth Coaching Course ata yun. Mm-hmm. Yung may classification na dapat B at A license lang. Okay. We have discussed it that time. We have discussed it in the board last time na kung pwede, yung mga C license naman mabigyan ng opportunity doon sa Elite Youth Coaching. Opo. So, I think it was during your time as Coach Ake na nag-select kayo ng potential GDOs. Yes, sir. Na maging maka-attend sa Elite Youth. We have also fortunately yung GDO namin na angat pagkasali doon. So yes, it was sir. An opportunity also. Yeah. Thank you. Okay. So yun, thank you very much Sir Hubert, no. So yan yung mga standard na ano no na perks para pag naging member ka, may opportunity ka makasali doon sa courses. Unfortunately, isa sa mga question kanina, may mga ibang nakakalusot, no. Siguro alamin natin bakit nangyayari 'yon, no, na direct na sila na ano. Kasi question niya ni JR eh, bakit yung iba direct na pumapasok doon sa course, hindi naman endorsed ng association. Oh, so wala rin silang association, no. So ano 'yan, hindi natin kayang sagutin 'yan dahil hindi naman tayo yung office, pero baka meron din silang way kung paano nila iano 'yon, no, sagutin, no. Pero let's say ano, pasok nga tayo sandali. Coach Oni, kanina, meron kang question kay Sir BJ. Pwede mo bang maano ulit yun? Si Kabili yung nag-raise ng question regarding. Uh-huh. Kasi they sat on it on the last board of meeting. Kaka? Yeah. Ay, hindi, wala. Wala si Sir Cubs. Baka maano yung signal, no? Naalala mo ba yung tanong ni Sir Cubs? Yeah. Sir, ano, natin natanong kanina ni Kabili yung ano yung status ng Palawan sa membership, na pag-usapan ba to sa board? Is this addressed to me? Yes, sir. Was it discussed during any board meeting last time? Previous board. In any board meeting, na pag-usapan ba yung Palawan? We have the committee that is tackles on that membership committee, which is I am not a member, but in the board it was not a, as far as my concern, hindi yan na mention, hindi yan naging topic, wala yan. Okay, thank you po. Yan, so yun, no. So meron ding isang tanong dito sa group natin. Teka lang, hahanapin ko lang, wait lang, kasi ang isang tanong, ang Boss Cheats, Sir Tito, I think ikaw makakasagot nito. Paano bang ano, halimbawa katulad nung sa situation ni ano ngayon, no, ni Cagayan de Oro, no, na hindi sila ano ba 'yon? Cease to exist yung nangyari, no. Tama ba? Cease to exist ba yung nangyari sa ano na? Sir BJ, kaya niyo bang ano 'yun? Yeah, cease to exist. Yeah, so kung cease to exist 'yon, that means na may kulang na slot, no, may extra na slot sa ano, sa Mindanao, 'di ba? That's for Mindanao. Boss Kids, kaya mo bang masagot? Paano ba maging member ng RFA? Ano ba yung requirements para ma-maintain mo ang ano, ang isang RFA? O para maging member ka sa PFF, paki-unmute lang po, sir. Naka-mute pa kayo, Sir Kids. Press niyo lang yung ano niyo, yung cellphone or yung Okay na. Yeah, please go ahead. Diba, kung babalik tayo, kung buksan mo yung statutes. Okay. Kasi nandun, nakalagay doon kung kailan nasususpend ang member, kailan din na-expel. It's there eh. Sinasagot ng statutes yun eh. Sige sir, hanapin ko po. Sige po. Yung unang-una, non-payment of dues. Pangalawa, violation of some pertinent and of the statutes. So dalawa lang yun mainly para ma-expel ka. Sir, ito, basahin ko, i-share ko na lang din para makita po ng... Share na lang para makita nila. Nakasulat naman yan dyan eh.
Yan. So ito, no? So, article natin. That's article yeah. number 14, no? Sana ito yung pinaka ano, no? So hindi ko alam kung alin diyan ang binayolate nila. Baka BJ should know. Ah, so Congress is responsible for suspension, no? Ano ba ang nangyari? Suspension 'yan, sa baba expulsion. Oo, oo. Non-payment of dues and if it seriously violates the statutes, regulations, directives or decisions of FIFA, AFC and PFF. Hindi ko alam ano na violate. Ang linaw pa ng mata ni Sir Tito. Ah, ang linaw pa. Merong Ah, galing. Yan. So, yun. Yan. So, yun, no? So, para makabalik ka dyan, i-appeal mo for lifting of the expulsion. Mag-a-appeal yung regional FA. Yeah. And i-discuss yan, i-bring up yan sa BOG. And then, ang final na mag-a-approve yata yan, i-present yan sa Congress. Kasi okay. Parang doon pinag-uusapan yung expulsion and kung tatanggapin ka ulit. I see. Pwede bang akong mag-comment? About sa Simopa? Sige, Sir Jaco. Please. Nangyari sa Simorpa, I think that was last year at 2 years ago, yung 2018. Problema dyan dito kasi nagkagulo-gulo dito ewan ko nga bakit na suspend yun kasi nandun naman ako. May pinadala kasing abogado yung PFF dito. Tapos nag-order yung PFF na bago mag-election yung bylaws i-fix. Mm-hmm. Ayaw nila approve yung bylaws, mag-election muna. Uh-huh. Nandoon ang may representative ng ang PFF may isang tao doon na sa Simorpa na nagsabi na who is PFF? Oh. Sino ba yung PFF na natin. Narinig ng abogado, siyempre, nagalit. So, recommended ng suspension kasi sinong PFF? Yung PFF, yung ng God Almighty ng football sa Pilipinas, tapos sabihin mo sinong PFF in front of their lawyers. So, yun ang nangyayari. Kaya, sinuspend indefinitely. Opo. Kasi the main reason, there is that walang bylaws. Pero okay. Unfair din yun eh kasi halos lahat ng mga can I comment there sa Pilipinas can I comment there sige boss sir, go ahead please. Majority Sir Jack nakapag-submit na and na-approve na yung kanilang new bylaws. Majority, actually may deadline yan. Ang deadline nga niyan December 15, 2017 if I'm not mistaken and then binigyan ng extension. Mm-hmm. So, tinutulungan naman ng PFF lahat ng RFAs on how to accomplish the statutes. Kasi nagsasubmit sila and then nagko-comment ang GenSec, then babalik. So, kung hindi na-comply yon, pwede ka talagang masuspend. Kasi yun ang importante at that time. So, yung storya doon, yun nga, that's how na suspend kasi yun nga eh, kasi yung mga dito no, yung nangyari dito, gusto nila mag-election muna bago yung statutes. Sinabihan ko na sila. Hello? Yes, go ahead, please. Go ahead. Sinabihan ko na sila na approve muna yung statutes bago kayo mag-election. Nag-election muna sila. Tapos nandoon pang PFF representative. So, siyempre, tapos inonsulto pa nila. So ang nangyari, yun na suspend ng yung FA. Ngayon, I think last year, nag-reapply na si Mike. So ngayon, in the process na at saka yung kailangan ng Congress, aprubahan nila ng Congress 'yan eh. Hmm. So dapat aprubahan ng Congress kung sino bang nandoon sa Congress. Yeah. Yun na ipupush na ni Mike yun para ang approval kasi si Mike yung is leading the way na ngayon. Yeah, so kasi wala na si Percy nag yeah. Yeah. So sa Congress ba ngayon sir si Sir Ike no? Nandito si Sir Ike. Sir Ike, sa Congress ba ngayon nakalatag na i-discuss din yan yung sa membership side?
Sorry to mention that, Coach Ake, but there was no saying sa agenda in this coming Congress ang reinstatement of si MOFA, though it was really part of the minutes on our last Congress na it was really mentioned three times, three different occasions regarding the reinstatement of si MOFA. The thing that will really count on this situation for si MOFA is that the cease to exist thing came from the BOG, galing sa board. Therefore, ang pagpapabalik sa si MOFA will not come from the Congress kasi nga galing sa board eh. So it will come also from the board. Okay. If the cease to exist came from the Congress, then that's a time na dapat yung Congress. I think everyone can follow that one. Yeah. Okay. So yun, no? So yun yung point na ano, no? Na maganda, no? At least naklaro rin sa atin ni Sir Ike. But then again, iaano yan, i-address naman yan sa atin ng office, no? So hopeful lang kami dito, hopeful lang kami na i-approve yan. Kasi ready na yung bata at saka mga tao dito mag-sipa-sipa na naman. Yeah. Okay, so yan. Anyway, the time with me is 8:48 a.m. I think some of us will be having some activities already, no? But before that, nagpapasalamat tayo sa lahat ng nandito ngayon. Of course, si Sir Justin Faber. Sir, maraming salamat and thank you for making time to join us, no? So, pasensya na at maaga, pero football time talaga natin to. Next time, 6 a.m. na tayo mag-start para mas mahaba yung time. So, yan, no? Okay, one point. Okay, Sir Tito. Okay. Kasi nung natapos na yung paggawa ng RFAs, I don't know if all the RFA officials fully understand kung ano yung bagong statutes, kung anong ibig sabihin ng mga ibang articles doon. Opo. So I would suggest that it's brought up sa BOG para pag-usapan nila if there's a need for a workshop from the GenSec to be attended by the either president or GenSec of RFAs para maintindihan nila kung ano yung requirements ng PFF or AFC. Yeah, maganda. Yeah. Magandang suggestion yan, Boss Chit. Magandang suggestion. Since kasi, ano naman ngayon, since available lang Zoom, I think everyone can join, no, Boss Chit? Tama ba, Sir Tito? Oh, pwede nga. Ano yung suggestion ko nga eh? Kung isa lang ang pinapa-attend, edi tumabi yung GenSec dun sa presidente para they can discuss whatever. Tama. Sabi nga na mention din yan sa akin ni Coach Oni, no? Magkatabi na lang sila. Kung isa lang ang slot, isa yung slot. Pero siyempre may conference yung President and GenSec. Of course. Tama yun. Dapat ano yan. Yan, no? Again, nagpapasalamat tayo sa lahat, no? Sa mga kasama natin. May iba na kasing may mga work, no? Nagpapaalam na sila. Sir Hubert Magrata from Olongapo, Zambales. Maraming salamat po sa inyo, sir. Kay Sir Kabili from Maguindanao, no, President sa Maguindanao RFA. Maraming salamat po. Okay, nandito pa rin, of course, si Sir BJ Abad from Pagadian, Coach Arvin, salamat, no? Coach Alex Adolfo, si Coach JR, Brad Jack, Sir Ike, thank you very much, Sir Ike, ha? Ito si Sir Ike, regular natin kasama to eh. Pag nag 6 a.m. na tayo, gising tayo ulit. Para mas mahaba po yung time natin. Yes. Tapos siya, of course. Kala ko may naaga yung Congress. Ah, hindi. 2 p.m. Sayang. Yung Congress, 2 p.m. Sayang, meron pa namang other matters. Ah, okay. So si Coach Joel Villarino nandito. Coach Amor, good morning sa'yo. Okay, si Coach Bombet, of course, Coach Bombet. Brad Jack, oh, from Cagayan de Oro, good luck sa pag-reapply ng Cagayan de Oro, no? Of course, nandito rin si Coach Jerome, Coach Tristan from Camarines Norte, and Coach Floyd, no? Batiin din natin yung mga kasama na natin na nasa naka-live sa Facebook. Coach Alvin Ocampo, Coach Alvin, good morning. Jacob, Coach Mike, nandun din si Coach Jel, si Jake Lopez from ano rin to, no? Si MOFA. Coach Borbuka, good morning. John Dexter Salinas, no, from Canada, watching. No? Dato Abing, York Tamayo, coach, good morning sa'yo. Pedro Cecilio is also here, no? Coach Noel Marcaida, Coach Noel, Carl,
Candelaria, Patrick De La Torre, and Norbert Nicart, and then the rest, no, yung na-mention natin kanina. No? So anyway, any last input? Coach Abing, Coach, back kay, yeah. Si Coach Oni, may tanong. Oh, wait lang, pasok muna si Jokak. Coach muna si Jokak. Jokak. Coach, may hindi ko lang naalala kung ano yung pangalan niya. Nag-open up doon sa suggestion na regarding sa communication ng pwedeng kumuha ng mga licensing ganyan. Ang alam ko kasi isa rin ako sa instructor diyan sa Kuan. Ang alam ko mauna muna yung PYCLC. Okay. No? Mauna kasi hindi sa ngayon ata hindi ka na pwedeng dumiretso pagka unless kung national player ka, hindi ka pwedeng dumiretso sa C. Okay. No? So ang suggestion ko doon sa nagtatanong, kung mayroon kayong required numbers of participants ninyo at saka pagka kaya niyong ma-comply yung requirements ng PFF, like sa venue, kung saan yung practical ninyo, and then I don't know pa kung iba yung kung anong finances pa ang pwedeng gagastusin doon sa nagre-request. Ang alam ko ganun eh, pagka gusto mo mag-request ng ganyan na magkakaroon ng PYCLC or kung enough na yung PYCLC, marami nang kumukuha nun at gusto nang kumuha ng C license, pwede naman ata mag-request sa PFF diretso, pero with the recommendation of your FAs. Okay. Yan ang alam ko eh, na like for example, mga 25 participants na nakakuha na ng PYCLC, then pwede kayo mag-request sa PFF. Through the Coach Joel, through the RFA lagi yan. Yes. O hindi ka pwede basta-basta na lang. Kailangan mayroong recommendation o mayroong plan. Yeah. Always magko-course sa association nila. Opo, tama. No? Ganon siya. Pwedeng hindi ka lang kasi minsan hindi na in fairness sa kwan kasi din minsan sa dami ng trabaho ng PFF, hindi nila naibigay lahat-lahat ng informations. Yes. Dahil yung numbers of instructors din natin limited. Kaya scheduling ang style noon. Like for example, mag-request kayo na sana magkakaroon na kami ng C dahil marami na kaming nakakuha ng PYCLC, yeah. No? Yung license PFF. Opo. So ganun na lang siya dahil ang kwan din ang PFF magre-respond naman sa inyo, i-schedule kayo ngayon, yeah. Kung kailan sa inyo kung kailan available yung mga instructors natin. Kasi limited pa mga instructors eh. Yun ang pagkakaalam ko. Clarification lang. Okay. Yung sinasabi nyo ni Coach Jokax, ang communication ng PFF is always to the RFAs. Correct. And then yung may gusto mag-attend ng whatever course, coaching course, referee's course, through the RFAs, then pupunta sila sa nearest RFA nila and then hihingi sila ng recommendation. So hindi pwedeng diretso. Yes, correct. Hindi ko alam kung ano yung nangyari dun sa sinasabi ni Sir Alvin kanina kung nakadiretso. Yung PFF will normally not honor yung application from non-RFAs. Ang ginagawa ng PFF during my time nun nandun ako, is sinasabi namin, please coordinate with your RFA, with your provincial RFA. Yeah, okay. Yung ginagawa. Kaya hindi pwedeng lumusot na... Coach Aki, yes. Sorry ha, nandiyan pa ba si Sir Alvin? Wala na po. Ano po ba yung tanong ninyo, sir, na gustong isang guni? Pwede ko naman itawag yan. Kasi Sir Alvin, hindi, kasi asset kasi rin yung si Coach Mark sa kanila, sa association nila. Yes, sir. Pwede sila talagang magkakaroon na sila ng good relationship. Kasi yes. si Coach Mark din, no? Ang pagkakaalam ko kay Coach Mark, no? Ang passion niya nandoon sa football eh. Kaya nagtataka ako, natatawa na nga lang ako eh dahil nag-coach siya doon that time tapos nag-away, inumura daw niya yung referee. So siguro sa passion lang ng tao, actually masusolve nila yung problema, no? Through communication. Basta ito lang masasabi ko kay Sir Alvin. Asset nila si Coach Mark diyan sa association nila. Yan. Okay. So, thank you with that, no. Ano natin 'yan? I-inform natin sila. Wala namang problema doon, no. So, si Sir Ike, I think Sir Ike needs to go. Thank you very much Sir Ike for joining us, ha.
Yun, no? By the way, nakamonitor din pala tayo sa Mlang, North Cotabato, no? Kasama natin si Sir Edwin. Yan, yung GenSec nila doon, no? Landito rin si Jojo Telosa, York Tamayo, at saka si Lucky Chan. Lucky Chan, okay? And Coach Alvin Ocampo. Shout out na rin ako kay Coach Chito, kay Sir Chito, kasi nami-miss ko rin yan. Yan! Uy! Coach Chito. Of course. Sino naman, di ba? So, yun, no? So, anything you want to add more? Coach Arvin, may gusto ka bang i-share sa amin? Coach Arvin, okay ka lang? Wala naman. Okay naman. Okay. Inig lang ako dito. Relax. All right. Thank you, ah. Si Coach Alex, Irish, Brad Jack, magko-close na tayo, ah. Coach JR, Tristan, baka may gusto kayong sabihin. Coach Amor. Tapos, pasok tayo kayo kay Dato Abing, ah. Dato Abing, may mga tanong ako sa'yo para mamaya. Okay. Tristan, Coach Oni, go ahead please. Sayang sana gamitin natin itong platform para mag-reach out sa mga FA president to promote yung coaches association to help us also ma-shape or kung ano man yung ano, then they matulungan nila tayo pagpasok sa PFF. Okay. So malaking bagay kasi sila, so can we ask we appeal for their ano, no, for their help. Sana matulungan niyo po kami sa punong aming mga kasamahan, no, para lalo po nating mapalakas yung hanay ng ating mga coaches. Ang mga coaches, sabi nga ni Jokax, ay minsan kami po yung medyo naiiwanan kasi yung referee, sigurado pag nag-officiate siya, may bayad dyan. Di ba? Kami pag nag-consumisan, di mo sigurado kung mababayaran yung mga coaches. Anyway, it's not even about the money. Ma-strengthen po natin, ma-professionalize, magkaroon po ng standard na para rin matulungan ng bawat isa. Kasi kung mapapalawak po natin sa mga, lalo na kung sa lugar na, let's say, si Mark, magamit ko na rin yung platform ni, sa ano, ma-straighten up natin yung issue dyan dahil magkakaroon ng code of conduct yung mga coaches and how they manage their relationship with the regional association. So, it might, you know, help fix things with that relationship with other regional association. So, Sana po tulungan nyo kaming maitaguyo itong samahan na to. Yes. Tama. So, thank you very much with that, Coach Oni. No? So, ang ano ni Coach Oni, sa mga RFA president, sa mga board, tulungan nyo kami sa coaches association. We need your endorsement for us to work on that and progress. Okay? So, yan. Meron pa bang ibang question? Kasi pag pumasok ko kay Dato Abing, marami akong itatanong dito. Dahil ito ang taga Mindanao na ano natin. Okay na? Boss Chief, are you alright? Okay ako. Alright. Okay, Coach Abing, dahil nandito ka. Good morning. Yes, good morning. Sa lahat. Lahat ng presidente ng Pilipinas sa RFA, si Idol Chito. Alos na palos. 9 hours. Good morning niya. Yan. Good morning. Yan. So anyway, Coach Abing, kamusta ba yung mga RFA mo diyan sa Mindanao, no? Kasi kanina nakapag-comment si Sir Jack, meron daw mga RFA na natutulog, no? Merong alabas lang daw pag election, no? Pwede mo ba kaming bigyan ng on the ground information? Kasi ikaw, alam namin na pag sinabi sa iyo ng technical department, punta ka na sa Buanga Abing. Ayun, 22 hours from Davao, di ba? Oh, go ahead. Good morning, ha. Actually, sa grassroots naman na side, lahat ng RFA nagpa-participate. Lahat ng RFA nagpa-participate. Lahat ng FOF nagpa-participate. So, sa observation ko lang, yung ibang RFA hindi nakakasali sa ibang activity ng PFF, like yung mga senior team. Kasi, di ba, may elimination. Baka during the elimination, na-eliminate sila. So, pagdating na national, hindi sila nakikita. So yeah, tama yung kanina na may mention dapat si Philippine Football Chief PFF yung maglalatag nung kasi nagre-report yan sila eh. Every year, alam ko, lahat ng RFA may reporting yan eh. Ano yung activity? As far as sa grassroots, 100% yun sumasali. So meaning, kahit nga doon sa yun, sa Maguindanao, pinakamalayo na puntahan ko sa Maguindanao, yung South Upi, yun ang pinakamalayo kong pinuntahan.
Sa Zamboanga, once nakabisita ako, nakaschedule dapat kami last time ni Sally. Alam ni Dr. Pabir yan eh. Magbasilan sana or tawi-tawi ba yun? Uh-huh. So hindi lang talaga nag-materialize kasi nga doon sa situation ng lugar. Diyan, kay Sir BJ, yung pinakamalayo na puntahan ko, ano yung lugar na yun? Sa lulubong pa nga ako ni Sir BJ doon sa terminal. Lahat ng malalayo na lugar sa Mindanao na medyo talagang hindi mo na alam na may football eh. Yung last kong pinuntahan, yung nag-monitor ako, yung Dipolo. Basta yung Dipolo, boundary na ng kuhan yun eh. Boundary na ng Zamboanga City at saka Deep Davao, Zamboanga del Norte. Opo. From Davao, basta re-travel ako from Dipolo papunta dun sa lugar na yun. Gabi yung travel namin, yung bus, gabi lang yung biyahe. Mga 8 hours siguro or more than pa. Kasi yung activity naman, hindi naman zero ng lahat ng RFA. Especially doon sa youth at saka sa grassroots. Kasi pag IPOF naman, 100% yung attendance eh. Yeah. Even though yung subsidy ng office talagang mababa, 5,000. Kaya pero nandun pa rin. Yeah. Is, naghahanap. Tama nga si at si Dr. Flaver, eh, nagsisell out talaga sila eh. Uh-huh. So, para makapunta yung teams nila. Yeah. Coach, can I make question? Sige, Coach Abing, wait lang ha. Coach Abing, sandali lang po ha. Coach Oni, oh, yes, question. Go ahead. Naalala ko yung mga FOF. Alam ko, okay, nagkanda ka ng FOF sa ano? Eh, ng FOF, ng grassroots court sa Palawan, di ba? Yes, yes. Yeah. Well, actually, ano ha, in fairness, yung maganda yung naging output ng FOF. Ang nakita ko doon is... But how was it done? I mean, was the office directly charged you to go to Palawan? Yes, yes. Kasi ano siya eh, nag-request yung Palawan na magkaroon ng... Ang question ko dyan, what's now stopping Zamboanga, yung mga non-FA to request directly FOF, grassroots course? Paano ko ba sasagutin ito ng maganda? Sasagutin ko na lang ng maganda at diretso, no? Siyempre, pagka ikaw naka-position ka sa office, nasa office ka, sinabihan ka, gawin mo yon, nandun ka sa ano eh, di ba? Although, siyempre, tayo Coach Onib, dahil nga grassroots na activity yan, kailangan but was that rule applied to all? Okay. Oh, what do you mean? I mean, let's say other, let's say Cavite. Opo. Ask directly PFF to conduct their own grassroots course. Actually, Coach Onib, ganito ha. To tell you protocol yan, protocol. Yeah na hindi. Ano tayo, sandali lang. Maganda yung No problem. Maganda yung raise mo na question eh. Dapat din masagot 'yan. In fairness to the office and into the RFA, I think ang maganda rin sa side ng office is they allow those things na activities kasi nga it promotes yung football natin no sa grassroots level and we accept those activities then before dahil nga ano yan eh promotion eh no. And at the same time, Coach Oni, nangyari rin na nagkaroon na rin talaga ng subsidy yung mga RFAs na parang probationary level, no? So, talagang nagkaroon na sila ng subsidy. Ano lang siguro, maybe, no? Ito akin lang na opinion, no? The PFF was being inclusive at that time. No? They are inclusive naman kahit hanggang ngayon. Ano pa rin naman eh. So yung mga ganyan kasi ang sa akin kasi that's the question being raised by other, let's say si Joel is asking, bakit si Mark hindi maka-corporate sa ano active? Why not Pampanga? Pampanga sa lot of kids really active in football. Kumpara sa Palawan, I think personally, no? Why not Bigan? Okay. Bigan is a huge facility for football. They wanted to be active in football, 'di ba? Why not ano? Kasi minsan nakita naman natin, sorry ano, parang for me personally, parang self-serving yung ano. Kasi may protocol yung ginawa, pero may ibang tao who can really go beyond our protocol and say, kasi si Abing, Coach Abing, meron ba diyang non-FA na naka-request directly ng grassroots courts sa PFF? Maliban sa mga peace location, no? May special project tayo diyan sa mga peace regarding sa Football for Peace, diba? Sa experience ko, ha?
lahat naman ng RFA may request, like yung sa may direct ako minsan, pero FFF yun, yung like yung AFC Day, okay, yung sa Marawi, pinapunta ako. Yung nagkanda kami sa Marawi, ang isang AFC. Direct yun, FFF, pero true sa RFA pa rin yun. Pero wala dyan, wala kayong wala, experience wala, dyan na non-RFA na nag, di ba? So, yun lang wala, naman. Kasi, for me, wala. Personally, lalong na-strengthen kasi yung idea na iba, na pwede naman pala. Di ba? Ano, Coach Ake? Yeah. And then, ano, balik lang ulit ako dun, Coach Oni. Again, we have to accept na kailangan natin i-promote yung football. Di ba? Pagdating kasi dyan, Coach Oni, sa political side or dun sa, yan ang, yung partihan or ano, kailangan, ano tayo eh, maging balance tayo or in the middle. Kasi at the end of the day, pag may nag-request, let's say, kahit si Bigan, dati nag-request yan, pinuntahan, di ba? Si Catanduanes nag-request, pinuntahan din natin. So pagka may mga RFA or kahit hindi direct member na nag-request, normally magpapaalam naman. No? Hindi ko lang sure kung during that time na nag-request si Palawan, nagpaalam ba yan kay Mindoro. No? Pero at the end of the day, dahil nga hindi naman na ma-maximize din yung mga slots for GCF, pwede pa rin natin i-ano yon i-offer sa iba dahil yung point ko okay tama kay we should promote football kahit ako di ba nakakarating nga kami ng ano ng ibang lugar to promote football kasi nobody owns football yes. Pero within the structure organization it's a must di ba sa medyo Why PFF is different from different entity? Because it caters to any structured organization. Siguro dapat na-discuss ka natin kanin sa RFA. Ano ba yung feature ng isang RFA? It is a structured organization. There's a line, di ba? There's always a line. Yes. Hindi naman dahil kailangan bureaucratic red tape, ganyan-ganyan. But it's just that we had to protect our members kasi sometimes it encourages a lot of things. No? Minsan, yung let's say si Jay is the board of director from the region. Yeah. Tapos yung mismong sarili niyang region, hindi siya marespeto doon sa kanyang ano, 'di ba? So it raised the question. Why do we don't follow the protocol that even PFF is raising? So ini-raise ko siya sa iyo kasi during your time, nabalitaan ko na nagkanda ka ng GCF course even the ano, went directly there. So hindi mo lang in-invite yung aming ano, baka may bagong gagawin noon. Natutunan namin, 'di ba? Coach Oni, anuhin ko ulit, diba? Babalikan ko ulit yan. Kasi maganda yung point. No? Tama naman din na-mention mo yan. Pero at that time kasi, we were already open dun sa part na ang mga probationary, pwede rin silang mag-request. Dun sa memo, kung babalikan natin, itatanong ko rin no, yung memo na yun kung nasaan yung copy. Pero dun sa memo, pagka ano ka, probationary RFA, meron ka rin slot ng GCF. Kapag ka hindi na ubos ng regular members yung GCF na slot, no? So, ano 'yan? Ay, hindi na ubos. Ano rin kasi hindi rin kasi laging na ma-maximize yung GCF, no? Sayang, kaya maganda rin na may mga Nandun naman ako, wala nang problema dun sa distribution kahit na 10 GCF 'yan. I'll be happy kasi it's within the region and Palawan sa powerhouse in football sa Imaropa. It's just that it should, proper structure should have been observed. Kahit hoy, mga mangyan, nandito kami. Sige. At least, di ba? Uy, anong, paano kami makatulong pa? Di ba? Yun naman yung ano natin. Kasi we work under the guise of cooperation. Yeah. Diba? Coach Oni, may question lang ako. Nung time na nangyari yung sinasabi mong kinundak ni Ake, yeah. Natapos na ba kayo doon sa RFA? Oo, kasi limited lang. Tig-dalawa lang naman noon eh. Pero nung ginawa sa inyo, in-invite nyo yung Palawan, di sila nakarating, ganon? Hindi kasi, sir. Yung ganito, nung nagkakanda kami, even, okay, di ba nagkandak na sa Mariduque? Yes. Nagkandak sa Romblon. So we're reaching out already. Yeah. Nilalabas na namin yung ano sa Mindoro kasi that's our mandate. We want to practice that mandate kasi we have a responsibility with the PFF to pursue yung aming ano bylaws that we should be the agency in charge dito sa region. Pero
dumaan na sa protocol yung PFF kasi sabi mo you're granted two. Mm-mm. Two of that, nagdalawa na kayo, papasok ngayon yung kay Akena kung may extra pa and then whoever applies for one, bibigyan. Parang ganun. Oo nga. Hindi, yun na nga ang point doon. Pero, kahit sampu yung ginawa doon. Hindi, pero yung may communication pa rin sa precisely. RFA. That's the point. Hindi, yun lang. Hindi ko alam kung nangyari. Kasi we're setting a precedence here. Kasi, sorry ha, ako ngayon, I'm very protective with Mindoro. Okay. Kasi baka mamaya, wala na Mindoro, Palawan na lang yung nandun. And we know naman yung danger dyan. Kasi pag malapit ka sa Kawali, mas maganda yung ano mo, di ba? I mean, that's the analogy I want to show. Ikaw kasi, ha? Ikaw ha? Abing, oh. But Joel, ha? Hindi, ako, I'm good. Sorry, ha? Hindi, I just want to make a point. Yun lang naman. Eh, sino ngayon na malapit sa Kawali? Ha? Yung nagluluto. May direct flight kasi sa Palawan to Manila eh. Wala kami eh. Tandaan pa kami ng... Hindi, biruan lang. Siyempre, hindi naman tayo kailangan seryoso pala. Okay, i-edit mo to ha. Nasa Facebook wala. Live tayo ngayon. So... Oni, napanood na nila yan. Hindi ako, wala naman masama, Sir Chito, sa sinaskilala mo naman wala yung personality ko, di ba? I always po kailangan naman tumayo. At least na-clarify mo, nasagot naman ni Ake. Extra if ever. So, si Ake naman, naniniwala ako siya. He's always a very good general. Pag sinabing dyan ka pumunta, kahit kanyon ng ibala dyan, pupuntahan yan. He proved that already. Went to Marawi. Almost. Yay! Kabalik ako sa Marawi. Bumalik ko. Diba? Survivor yan. Survivor yan, diba? So, ganyan yung respeto ko dyan. Alam niya kay kung paano, ano namin, kahit we're on the different side of the pool, I have always yung respeto ko sa kanya. Kaya lang, siyempre, minsan, I have to make a point, Ake. Okay. Yeah. Diba? Ay, dahil doon, siningil din kita last time nung nalaman ko yun. Ay, nung ginagawa mo dyan. Diba, naalala mo yun? Nung ginagawa mo dyan, yeah. Hindi mo kami sinama. Kasi that time, I think, I was the grassroots officer nung Mindoro. Yes, Mindoro. Sabi, gusto ko pa na mamamasyal ng Palawan. Oh, yun. Kasi ano ba ito, Coach Oni? Kasi parang ganito, matagal na rin yung request ni Sir Edmond. Ano, i-invite ko si Sir Edmond dito, maganda rin yun eh. Matagal na yung ano na yan, yung request nila. Coach Ake, go ahead, okay, please. May stadium na ba yung Palawan? Yes, they have. They have. And it's, I think, ano yun? 15,000, 10,000 seater na stadium yun. Wow. I mean, Puerto Princesa is one of the leading local government in terms of sports development. Malaki investment nila. They even won the championship for Palarong Pambansa led by doon sa Bimaropa region. So we recognize that. Sa palaro yung Palawan sa Santa Cruz, Laguna yung palaro. Yes. Champion sila noon sa Tayo din, Abeng, nag-championship tayo, di ba? Kotsaki. For the finals. Kotsaki. Go. Malapit na rin kami magkaroon ng stadium dito, Coach. Saan po? Saan po yan, sir? San Carlos, Coach. Uy, grabe. Wow. San Carlos nang. Magugulat ka na lang. Nare. Invite mo kami pag nag-open yan, ha, Brad? Yes. Oo naman. Doon sa car wash ko, doon ako matutulog. Yes. Kahit saan, basta nandun ako. No problem. Blue and Tie ba yan? Sponsored? No. Hindi. Tubuhan yung mga sponsor niyan. Daming tubuhan niya. Hacienda. Artificial grass. Eh, marami kaming tubo rito. Alam nga. Okay. Baka naman, Coach Joka. yung San Carlos, yung pinaka-paborito. I think San Carlos is the best example for all football programs sa buong Pilipinas. No? Yes. It has a very ganda ng relationship sa local government, sa community. No? Yes. And even has the yung coaches niya, sila John, sila Coach Jokak, sandiyan na. No? So medyo talaga. Yung mga member namin sa club dyan na magre-retire lang, kahit sila ni Kuan dyan, pwede nang bumalik dito tumulong. Ayan. May program pa kami dyan. Yan. Okay, teka lang, sandali. Batiin muna natin itong mga kasama natin na nasa Facebook Live, no? Si Richie Ganaban, nandun. Si Sir Mike Batiles, sabi ni Sir Mike, Oni, mga usapang may kabuluhan. Tuloy lang, marami pa kami hindi alam. Yun, no? Di ba? Sir Mike, sino yan? Ikaw, Sir Mike, ha? Good morning.
Okay. Andito rin si ano, Telma Ponce, my sister. Andito rin si Chippy Caligdong, no, live in Canada. Okay? Wow. Kasama din natin si Frank Moescan, Coach Frank. And B-Boy Esteban of UST, of course. Gerald Longquillo, Lisa Antonio, Ron Bayan, Paulo Miranda. Yan, welcome and good morning sa inyong lahat, no? Si Sir Ed Flaminiano nandito rin pala, no? Jingoy Roa also kakapasok lang. So, ayan, anything more na gusto ninyong i-add? Tristan, Belen, may gusto ka pa bang sabihin sa amin? Minsan ka lang namin makita eh. Ha? Ang pader ng Luzon. Tristan. Pag regular ako ngayon. Okay, good. Regular. Okay, yeah. Oh, medyo pag ano, pag Tuesday kasi, mag-report ako sa school Tuesday and Thursday saka Friday. Opo. Eh, single parent ako ngayon eh. Aha. Itong aking Junakis o. Nakabuntot na sa akin. Aha. Nakabuntot Coach Krista, Coach Tristan, kumusta ka na dyan? Namimiss ko na yung diet mo ah. Okay naman, okay naman. Okay ka lang dyan? Meron na kaming ano, mga every Monday and Friday. Meron mga friendly, mga laro-laro lang yun, doon sa yan, isang yun. Elementary school. Maganda yan, Coach. Ginawa mo. Okay naman na eh. Allowed naman na kasi. Okay. Ah, na-allow na kayo dyan? Na-allow na? Pwede na maglaro-laro? Oo nga. Allowed na ba dyan maglaro sa ano, Tam Norte? O, secret lang. Allowed na, pero hindi kami nagpapaalam. Yari. Uy, nasa DepEd ka pa naman yan. Yung venue namin, inalaw kami nung venue na mag-conduct nung ano, maglaro-laro ng ano. Alaw okay. Kami pag school days, Monday to Friday. Pero nag-schedule lang kami ng every Monday and Friday afternoon. Yan. Okay, so may question pala dito no sa Facebook Live. No. Kapag ang RFA walang project o program, what advice can we do? Okay, sagot. Sino ba nandito? Oh. Ako, tiga-RFA ako. So, sige, Coach Oni. Pag walang program. Go ahead. Pag walang program. Pag walang activity, anong gagawin ng mga members o non-members? Anong pwede nilang gawin daw? So, number one, kasalanan nyo lahat. Kasi kayo lahat, hindi lang FA yung ano. May club kayo, di ba? Mm-hmm. Everybody mm-hmm. should take their part to work on their. Hindi, wag nyo lang ituro yung RFA. Okay. Kasi yung club itself, proactive tayo. Kung walang football dyan, it's everybody's fault kasi it's within us. It's incumbent from us na to take the initiative. Kasi pag inantay, like si PFF, ilang taong walang tournament, okay. Oh, ayoko mag-comment. Hindi, it's a fact. It's a statement of fact. Di ba? National. So, national tournament. National. That's a statement of fact. So, hindi man natin tinapin, oy, ano ba kayo? Di ba? We did our part to tell. But tayo sa level natin, nag-organize tayo ng tournament. Okay. Diba? Ganun din sa mga club level. We have to protect each other. We have to protect the regional association. We have to protect our membership. Now, kung tinuturo natin yung RFA as walang ginagawa, the finger will always go back to us. You as a club member, what have you done to your RFA? Kasi the moment you do something, may nangyayari. Mm-hmm. Diba? Like for me, example, like sa Laos, sa amin, hindi ko na inaasahan yung PFF na isasama kasi matagal na ako naglalabi. Isama natin ang mga club sa grassroots initiative. Kasi kung 33 yan, kaya naman mag-provide ng mga club ng pamasahe papunta dito sa grassroots courses para may-align namin yung aming grassroots program sa PFF grassroots program. Okay, okay. Papasukin kita kagad, Oni, dahil sinabi mo na yan. Ha? Okay. Dahil ang lagi club, na lang ako. Hindi naman. Dahil lang club, merong pondo. Siguro, I still, ano eh, we love the office. We love the PFF, no? Gusto lang natin anuhin dito. I think, if the club wants to join, are you willing to spend para dun sa pagsali ninyo? Clarify mo muna, Ake, aling club ba ang sinasabi niya? Yung member club ba ng RFA o yung yung professional clubs? Ano ba yung sinasabi ni Coach? Hindi, yung mga professional clubs na Sir Chito. Kasi ganito. May sarili sila ng programa. Di ba? Oo. Ang appeal ko noon was, kasi di ba ang appeal ko lagi, like the Philippine Coaches Association, maalay namin whatever philosophy, whatever standards to our program. Yeah. Now, yung professional club,
we're doing our own grassroots program. Pero syempre, kanya-kanyang palo lang. Yeah. Di ba? But we wanted at least somehow to align ourselves with the grassroots program of the PFF. Hindi para... ba pwedeng ano yan, Coach Oni? Oni, ganito, ganito. Oh, sige, sige. Ito, ito yung sinasabi ko na ano eh. Ano ba yung pagkakaintindi ng RFAs dun sa statutes ng PFF? Kasi pag sinabi mong regular member ang professional club, edi kasama sila sa lahat ng national program ng PFF. Yeah. Yes, sir. Yun yung, yes, sir. But, yun yung understanding ko. So, yeah, ibig sabihin, but, pwede kayong sumali. Hindi, understanding but, ko ngayon, which has yes, to be clarified. I understand that, no? But again, PFF provides direct membership for professional clubs. Di ba? Yes. Oh. Yes. So, oh, within the context also, baka pwede, hindi kasi, kasi limited lang sa 33. We don't want to Hindi, 66 na nga eh. Kasama yung clubs eh. Wala pa, hindi pa na-activate, hindi pa na-activate Sir Chito ah. Hanggang 33 pa lang yung... Hindi ba pinaboto na nga sila? Pinaboto na nga doon sa last election? Yeah, yung tatlo lang yung pinaboto. Eh, kasi nga, tatlo pa lang yung professional clubs na nag-apply. Ay, siguro. Hindi, nag-apply yung iba. Pero yun yung active. Uy, kaya ano sabi mo? Nag-apply. Nag-apply sila. De, kasi ano siguro. Yun eh. Ay, Oni, kasi ganito eh. Pag, paano ka ba maging member? First, you have to apply, di ba? Yes, member. Yes, agree. So, halimbawa, yung sa inyo, sa Laos, pwede bang mag-apply na rin yung Laos directly sa PFF? Sa, as a De, ngayon, as of now, parang ano lang din eh. Parang medyo may, may tedious process kasi pag professional club. Sobra. Kasi kailangan mo lang sariling marami eh, no. Pero stadium. Within the context of grassroots kasi nandun pa tayo sa promotion eh. Okay. 'Di ba? Pwede kaming kasama diyan. Eh kung ang cost naman eh kami naman ang magbe-bear, ang sa amin lang kasi ma-align lang namin sa PFF. Yeah. Why coach, not? Coach. Oh. Coach, pasok ako, okay lang? Sige, go go go. Kasi parang ano din eh, parang hindi rin nasusunod actually, 'di ba? Yung mga member diyan sa club. Like kaya, may mga youth program sila kasi yun ang requirements. Pero itong bagong pumasok kasi ngayon, yung United City, wala pa naman silang youth eh. How come nakapasok sila dyan? That's another question. Yeah, ang diba? So madaming mga tanong eh. So kailangan nating ayusin yan. Dahil nagka-problema tayo, sisirain natin yung rules natin. Yan yung ano, I think yung that's... Mga, yan yung mga tanong. Actually ako, kung yung ina-apply ang Laos, ako, kung ako, nan, ako masunod ah, isama kita. Why not? Kasi kumpleto ka, may youth ka eh. May youth yung ka sa akin, coach, inaano ko lang yung, sabi nga ni Ake, nakakapag-expand nga sa ibang non-member association eh. Yeah. Di ba? Yeah. So why not kung sarili naman kami? Kasi ako, I am a product of the PFF. Mm. As a coach, as a grassroots officer. No? Ay, tama, i-align lahat dapat sa PFF. And we should strengthen PFF through our actions. Di ba? Ngayon, ang ano dito, matagal ako naglalabi na sana, ake, baka naman, di ba, ake, madalas akong tumatawag sa'yo. O yes, pwede mo maupo dyan, pwedeng makinig kami para ma-align namin. Let's say, di ba ako, isa sa nilalabi ko sa elementary, mapayagan yung mixed gender na tournament na competition. Opo. Sa palarong pambansa. So, kasi sa atin, pinapractice natin sa U11, di ba? Sa ano, nandun pa, yung babae pa, na allowed yung babae. So, pinopromote siya ng grassroots philosophy natin. Di ba? Okay? Tama ako? Yes, yes. Oh, yes. They promote mixed gender training at tournaments kasi for it a certain has a lot of benefits. Group, kailangan define yung age group, Coach Oni, ha? You 11, 'di ba? You 12, I think kaya pa sa U12 dahil yung transition sa puberty medyo may mga late naman. Pero hindi naman, it's not the standard rule. Kung may papasok lang at kaya, why not allow them, 'di ba? Oh. Yun naman even sa ano sa YFL kin-encourage nga 'yan eh. Hmm. So it helps a lot, no? So yun pa yung inano kasi yun yung sinasabi sa amin ako as a grassroots officer. Yun yung sinabi sa amin ng PFF. So, pinromote ko sa club and even wherever I go. So, maganda yung resulta na nakita namin. Tama. Now, inaano ko na ma-engage kasi let's say right now, kaya ako sa Mindoro, vice president na lang ako kasi madalas na ako wala. Opo. Nandito na ako sa Maynila. So, ang iba, yung tiga-deped na yung aming grassroots officer, which is very active also. Yeah. So, yung slot niya, hindi ko nagagalaw eh. Diba? Ba't ko pa ano yung slot niya? Pwede naman ako pumunta on my own or ano, yes. Just to help also. Yun lang naman yung sinasabi ko. Now, babalik ako doon sa kung walang ginagawa yung RFA. Again, no, it's everybody's responsibility.
football is everybody's responsibility, not just the RFA. Okay, tama. So yun, no? May isa pang follow-up questions. Pag ang RFA ba nire-review, ano ba yung grounds ng suspension na mention na kanina ni Sir Chito? Sir Chito, pwede mo masagot itong part na to. Ang RFA ba during your time, nire-review mo, nire-review ba sila pagdating sa status nila sa membership? Sorry, pakiulit. Inaano sila? The question is, ang RFAs po ba daw ay nire-review pagdating sa membership nila, no? So, nagpa-participate ba sila? May activities pa sila? Siguro yung mga ganun. Meron bang ganun na process during your time when you were in the office? Oo, ina-assess sila. Inihinga ng documents, especially yung membership documents sila, hinihingi. Ilan na yung registered players, registered referees, registered coaches. Hinihingi lahat yun eh. And then what tournaments they conduct. Pero eh, hindi ganun ka-stricto yung PFF in terms of kung kakastiguhin mo ba yung FA. So suspend mo ba yan for something. Nasa bylaws naman lahat yun eh. So, pero hinihingi yun. Hinihingi yung kanilang data. Okay. Hindi ko lang alam ngayon kung how they do that right now. Yeah. Nasa technical department yung data na yun eh. Okay. So, yan. So, siguro in the future, hopefully in the future, no, dahil magkakaroon din naman ng Congress, no. And we are excited for what will happen in the Congress, no, Coach Oni. So, and then actually, to finish my ano, lahat ng RFAs dapat magsasubmit sila ng roster nila ng members. Opo. Kasi paano nila sasabihan na oh itong si coach na to, si referee na to, si player na to is applying or is wants to join this or that? Eh ang titingnan ng ng PFF yung kanilang data sa data bank ng FAs, and then yung FA naman kung meron siyang coach, referee na ipinadala or players isang tournament, nakasama rin yun sa kanilang sulat or recommendation. Pero, anong titignan ng PFF? Eh, yung sinubmit nila na data. So, dapat proactive yung RFA into submitting all new members or whatever activities ng FAs nila. Tama. Yan. So, okay, no? So, thank you very much for that, Sir Tito, no? For helping us also dun sa ano na yun, no? Clarification. Dato Abing, balik tayo sandali sa'yo, no? Kasi marami tayong guests kanina sa Mindanao and it was mentioned, yun nga, no? Ano pa ba yung ano, yung sino ba sa Mindanao ang most notable na RFA pagdating sa mga activity, pagdating sa mga program at yan, no? Paano naman eh? Yun nga, dami akong sinulat. Siguro yung na-observe ng ibang RFA na sinabi nga, yung walang ginagawa ng RFA, siguro yung pag-organize ng mga competition, tournament, yung mga pocket tournament like festival. Mga pocket festival. At saka yung nag-host ng, nag-request ng seminar or courses. Yeah. Pero, yun ang activity. Ang activity lang naman ng PFF. Yung dalawa naman palagi. Yung grassroots, yung DCF. At saka yung FOF. Yun ang common eh. Yeah. Yeah. Yun yung common na kuwad. Pero ngayon, yung sa itong competition naman, nag-organize yun. Siyempre, si Dabao, si Bukidnon, yung malaki dyan, yung Bukidnon na Del Monte Cup. Del Monte. Yeah. Yan. Oh, halos lahat naman. Nakalimutan si, ano, si Danpa, si Rene Cosmod. Oh, yung Danpa. Lahat sa Mindanao ngayon, yung dalawang taon o tatlong taon na, lahat ng RFA nag-organize na ng mga pocket tournament ng festival. Kasi dinis-carries natin. Kaysa sila mag-travel na malalayo, sila nalang mag-organize. Pala sila yung pupuntahan. Kasi na nandun na yung nakating kasi ako ng sports tourism na seminar eh. Kasi pag bumunta ka na isang, halimbawa sa Kumbal, Davao de Oro na ngayon, pag pumunta ka doon sa Kumbal, Suga, baka 11. I-highlight nila yung mga tourist spot nila, yung mga pool nila na hot spring, yung mga falls nila. I-highlight. Tapos pag sumali ka doon sa isang tournament festival nila,
discounted ka sa mga entrance, halimbawa 10%, ganun. Yun yung mga pinapackage na ng mga RAP ngayon eh. Sa pinaka-actually, yung sa clustering naman na side, yung pinakamalayo na, na RAP sa Mindanao, dalawa. Sino yan? Yung Zamboanga, Sinsafa, at saka yung Surigao. Okay. Kamusta naman yung dalawa na ano natin ngayon? Kamusta naman? Yun ang palaging kawawa sa pag may mga FOF talaga. Okay. Gusto man natin i-host sila, but siyempre, pag nag-host tayo ng FOF, pinipili natin o sineselect natin. Yeah. Hinahanap natin yung palaging strategic. Alright. Alright. Strategic palagi. Siyempre, may decision din ang office. Gusto ng office, isasama lahat ng magagaling na mga RFA. Opo. Siyempre, malalayo, reklamo yun. Kasi ang original talaga, ang ito, si-share ko lang ha, yung clustering ng Mindanao. Lahat ng Davao na region, pinagsama yan. Davao City, yung Davao RFA, Davao del Norte, Davao de Oro. Siyempre, si Agusan, yung Agusan, medyo nearest na yan sa Davao eh. Yeah. Agusan del Sur. Mm-hmm. Yung cluster ng Bufa, si Mofa, ang pinakamalayo, Bantan, pinakamalayo sa kanila, si Surigao, pag sa ang host ang Bufa. Oh, pag okay. Nag-host ang Bantan, malapit si Surigao. Yeah. Yung lahat ng Cotabato, North Cotabato, South Cotabato, malalapit yan lahat. Yeah. Ang malayo lang dyan sa kanila si Maguindanao, pero 3 hours na yung travel. Pagka ba si Maguindanao sumasali, saan ba siya pinapasok ninyo? Dito, sa grupo ng Kwan, FASCO, yung grupo ng North Cotabato, NOFA, yeah. Sultan Kudarat, yan, malalapit yan silang apat. Okay. Ito naman sa side ng Kwan, Zamboanga, Pagadian, Dipolo, Cosamis, Iligan, ang malayo dyan sa kanila, yun si Zamboanga. Ang Finacofardes. Okay. Hindi pwedeng hindi nakakahost si Zamboanga dahil apat yung magta-travel sa malayo. Malapit lang naman kay sa Safa eh, si Pagadian eh. Ako Akadipolog. Oh, teka lang, sandali. Malalayo. Mabati muna tayo, no? So nanonood din sa atin ngayon yung mga kasama natin, kaibigan natin, no? Of course, Coach BJ Borbor, si Coach Borbuka, no? Yung sister ko nasa US. Si PJ from Don Bosco Mandaluyong, oh, Manoy Adolfo, Weng Sasuman, at ang boss ko sa Pioneer Life, Cluster 3, Miss Marju Sevilla. Good morning sa inyo, Miss Marju. Yan. Welcome sa football. Anyway, Coach Abing, balik tayo doon. No? So, halimbawa, yung mga RFA na yan, no, na malalayo. Siyempre, sabi nga natin, subsidy lang ang kaya ng itulong ng opisina. Hindi naman pwedeng kasing ibigay lahat. Tama rin yung sinabi ni Coach Oni kanina eh. Hindi talaga pwedeng ibubuhos lang ng office lahat ng pondo dahil magkakaroon ng imbalance at saka hindi talaga kayang gastusan lahat. Pagka ba ganun na sobrang layo nila, ano yung advice mo sa kanila? Ano yung binibigay mo na advice dahil nga yung expenses? Yung una, siyempre, kakatok talaga doon sa LGU. Either sa mayor, sa governor. Yun yung sinasabi. So you have to partner with your local partner. Yun yung yan talagang pinaka-advice. Lumapit doon sa LGU na. Mm-hmm. At ito, kung may mga stakeholder naman na willing at saka last yung parents. Talaga tumutulong, may tumutulong. Actually yung pagdating diyan sa parents, ang pinakamagaling diyan yung Mindoro. Kilala ko yung ano na yung style nila Sir Jay diyan eh, no? Kasi regular kaming nag-host, regular naman na pumupunta rin si Mindoro. Nakikita ko talaga na kapag bumabiyahe sila, talagang ano eh, solid yung suporta ng mga magulang. Coach Abing. Ano ba yung packet festival na sinasabi mo? Naintriga ako niyan. Yung packet festival. Yung mga kuan packet. Yung maliliit ba yung festival? Yung maliliit na tournament lang, Jokas, yung one day lang ba? Yung festival natin. Akala ko yung packet festival, naman. Sariling gastos mo. Parang mag-festival ka, sariling hindi gastos naman, mo. Hindi. Pwede naman, like sa Davao, ginagawa, minsan yung club,
Sabi nga kanina, pag member ka, magsusulat lang naman yan sa FA Presidente, na FA President na magkanda kami ng festival, kami mag-host. So, sanction lang yan. So, yeah. Depende na sa FA kung magkano isa sanction niya. So, yun, kasi, lang yan. Kasi yung word, yung words na yan, pwede kong gamitin dito sa San Carlos, eh. Magkaroon ta kami ng Pocket Festival, eh. Oo, yun, maliliit lang ba? Maliliit lang na tournament. Halimbawa, barangay level lang or community level. Okay. Kuha ko na. Ang pinaka-kwan talaga, hirap sa Mindanao, yung logistic talaga sa inyo. Ako, I agree ako dun sa kinasabi ni Boss Labili at saka si Dr. Labera. Yeah. Kasi, yung 17 Football Association sa Mindanao, pinuntahan ko lahat yan. Opo. Nung panahon ng grassroots. Ang light ko nung pag-Friday ng gabi hanggang Sunday, nasa bus. Mm-hmm. Yan. Except lang sa Zamboanga, pag pinupuntahan ko, yun, nag-aeroplano talaga. Aha. Yun, Zamboanga, nag-aeroplano ako. Pero yung the rest lahat. Binyahe mo rin ng bus yun, alam ko. Bumiyahe ka rin ng bus. Naka-bus din ako, minsan. Kasi galing ako sa pagadian natin or di saan ako galing noon kasi nagbasa ko. Mm-hmm. Talagang yung point mo hapdi talaga eh. Yeah. Yung kan talaga yung distance ng kaya nga yung clustering namin pinag-usapan ito sa distansya ng bawat RFA. Yeah. Pero pag may mga time kasi yung sinabi may mention ko ulit na pag nagsabi yung technical department na sino ba yung magagaling sa apat na clusters? Opo. Yung lahat ng mga number one, isasama ng isang group para makita yung abilidad lahat ng player doon sa FOF. Yeah. Yung mga nagtatap, may mga ganun minsan na mga desisyon. Opo. Ang technical department. Kaya minsan, for example, si Zamboanga, malakas ha. Minsan, ang pag ganun na clustering, isasama sa bukid noon talaga ilalagay yan. Mm-hmm. Sa center, di ba? Ma-remember mo ako. Yes. Pag nagsama lahat ng malakas na RFA doon sa FOF, ang venue palagi sa Bukidnon. Yeah. Yun okay. Yung palagi yung kuha ng office directive kasi okay. Kailangan daw gamitin yung center. Yeah, pero ito, ang ano ko na lang. Yeah. Coach Abing, iano ko na lang, no? Diretso ko na lang din, no? In fairness to the office, no? The office has been doing its best na i-accommodate lahat. Pag may mga kailangan na additional or extra na expenses, knowing Sir Nonong, no, he's always generous, no, generous to help. And sometimes even out of his own, 'di ba? Oh, bawal nga pala 'yan, baka magalit yung wife niya. Pero I know and we know that dahil si Sir Nonong talagang tutulong 'yan sa inyo eh, no. So, meron din namang ibang mga RFA na ganun, no, tumutulong din sa kapwa nila na RFA, no. Magpapasponsor ka ng trophy, magpapasponsor ka ng mga expenses, ng gastos sa referees, no? So pagdating sa ganyan, kailangan lang talaga natin mag-reach out. Tapos yung na-mention ni Coach Abing kanina, no, na kailangan ano hindi natin i-tap natin yung local na government unit. Kailangan natin yung partnership talaga sa kanila, no? Yun. So with that, okay na ba tayo? Sir Chito, you're raising your hand. Please go ahead. Yung regarding kasi dun sa mga trips na malalayo, kapareha nung kay Doc Justin, yes. Yung biyahe niya na malayo. Yes. Meron kasi akong alam na isang team. Aha. Ang gawa niya, together with the management of nung kanyang team, yung mas mabosing nung isang eskwelahan o isang team, mini-meeting niya lahat ng involved. Meaning, lahat ng parents nung bata, yung management nung FA, at nung team. Opo. So, i-bring up niya yung sabihin niya na meron tayong tournament dito. Pwede tayong pumunta. Kaya lang may problema tayong konti, although malaki, 5,000 lang binibigay ng PFF and we still have to raise this much. Yes. Alam mo, ang daming successful teams na di nila alam. May mga parents pala na may mga contact aside from the government, mayor and governor. Oh, Laguna! Meron palang ganon. Tumutulong sila. So, ibig sabihin, minsan yung coach kasi, akala niya yung buong mundo bit-bit niya eh. Mm-hmm. Eh, mayroon palang mga parents siya na pwedeng tumulong. Anyway, na-suggest ko lang yon. Isama natin sila sa
matutulong sa atin sa mga lalo yeah, na sa tournaments sa labas. Tama, tama, no. So, actually ayoko lang iano kaagad kanina i-flag, no, pero dahil na-mention na rin ni Boss Kids yung ano, no. Dito sa amin sa Laguna, sa FA namin, ganun din. You have to work with the parents, no? And at the same time, you have to work also within your organization to really ano, put out yung mga ganyan, no? Alam naman natin na kahit pa nung panahon ni Coach Alan, regular na ang Laguna sa pag-host ng mga FOF, no, or PFF na activity, no, Suzuki Cup, Smart Club Championship, FOF, GCF, lahat kaya yan i-host. Bakit? Kasi hahanap talaga tayo ng paraan na may host yan. Kahit sabihin natin maliit lang yung subsidy ng office, kailangan natin gumawa ng paraan para maipagpatuloy yung programa ng office, no? So pero nangyayari din, no, in fairness sa ano, no, nangyayari din na minsan kulang talaga yung fund. So anong gagawin ng Laguna or ng office namin? Tatawag talaga kami kay Sir Nonong, no? Siyempre sa presidente. Doon ka lang talaga makakahingi ng suporta. And of course, as always, no, being very generous. Tutulong talaga 'yan si Sir Nonong, walang ano 'yan, eh, walang masamang tinapay na ano, tutulong talaga 'yan. So, pagdating sa ganun, kailangan, no, tayo sa RFA level, kailangan talaga natin na we do our part, no, we do our part. Kahit doon sa Mindoro, no, na appreciate ko talaga 'yan. Nagkukwento. Okay, ano, actually tama ka diyan. Yeah. Si Sir Nonong is I think one of the most generous person in PFF. Kahit sa amin nakakating suporta niyan sa tournament si Jay, no. Pero syempre kami rin always sa receiving end nung let's say travel subsidy mo 5,000. Tatawid ka ng barko, magsasakay ka ng bus. Actually kulang na lang sumakay pa kami ng ambula para lahat ng land vehicle na sakyan namin. So, nakita mo si Jay sasakay ng jeep papuntang Los Baños, di ba? Yes. Sasakay kami ng bus from Calamba, sasakay kami ng bus papuntang Batangas, sasakay kami barko, no, papuntang Mindoro, and then yung iba have to go pabalik pa ng south, di ba? Yes. Sa ano. So nakita naman ni Nong yung area namin kasi si Nong nung nagkakandak ako niya ba si Nong Mariscal. Mariscal. Nagulat ako diyan kasi maliit lang. Nagkakandak ako ng ano, kala ko player or ano, nandoon na sa loob ng classroom. Nagkakandak ako ng course, nandoon na sa loob. So sana lang ako pinasabi dumating ka. Pero at least naranasan niya yung ano ng travel. Kasi you had to go. Kamukha na sinabi ni Abin, akit ka ng bundok, ikot ka ng ano. So medyo mabigat. But we work hard. It's sabi nga, sabi mo nga, kailangan namin gawa ng paraan. That's no? Right. Pero syempre, ang nakikita naman namin, sana hindi siya makita ng PFF. Na, yung doing, parang equity ba? I mean, hindi, kasi let's say Laguna will reserve the same amount as Mindoro eh. Except for the travel subsidy. Siyempre, wala kang... No. Oh, let's say, ano na yung pinakamalapit? Quezon. Yes, yes. Quezon, diba? Tabi lang namin. Oh, sa tabi lang. So, same ang mag-receive ng Quezon at Mindoro. Tama. So, siyempre, maganda sa Quezon. Talagang, ano, maka-attend sila. So, sana makita yung part na yon. Like the way with Surigao and yung isang area na Sambuanga. Sinasabi ni Sambuanga. Makita rin yung ano na yun, para mas ma-maximize natin yung yeah, yung participation, no? Kasi nga sabi nga natin may sobra pala eh, 'di ba, Ake? Maraming sobra, kailangan mo lang humingi. 'Yan ang tama. 'Yun na lang, 'yun na nga. But syempre, yung ganun, sana at least within ano, malabi rin natin. Nandito naman yung mga presidente. Malabi natin na tignan yung logistical requirement more than yung financial, yung ano, yung just giving it, ano, kasi marami. Malay natin, nandun yung next David Beckham, nandun yung ano na, di ba? We missed that opportunity. Keeping to... Kalidong, di ba? Yes. Or yun yung sa akin. Ganon, tama, okay. tama, di ba? Mamiss out natin yung opportunity. Sayang eh. Kung tiya ano natin at para doon naman, why not? Okay. Okay, napahaba yung mga last words natin ha. Pero, again, Coach Oni, maraming salamat sa iyo ha, sa pag-share mo sa amin ha. Maganda yung mga inputs natin. And hopefully... Ewan ko bakit lagi ako. Sabi ka ni Alvin, ako na naman. hopefully, pumasok naman yung mga ibang kasama natin. No? I-invite natin lahat ng mga presidents natin sa RFA sa susunod na ano natin. Sabado. Sabado na kaagad para wala, bitin eh. Congress, Brad. Absent sila pag in-invite mo. Ah, tama pala. Awang wag sa Congress, mapagalitan tayo dyan, bro. after na lang ng Congress next Saturday. Tama, part 2, no. Sabi nga ni Sir Richie, no. Tama 'yung sinabi. May mention si Sir Richie sa akin. Tama 'yon.
alam natin lahat no na ang si Sir Nonong talagang mabait yan, very generous. Pero at the end of the day, if we will all focus on that, then magiging dependent tayo. No? Pero at the same time, coming from the RFA side, it's really a challenge talaga na pagdating sa mga ganyan na competitions ng office na magbubuhat ka na ng team mo na dadalhin mo na sa venue. No? So ano talaga yan? Challenge. Pero at the same time, ano lang yan eh, work ano, in and out, tulungan lang siya. So again, with that, no, Sir Chito, may gusto ka pang i-mention? Boss? Okay na, no? Salamat. Thank you very much. Coach Abing, okay ka na? Opportunity. Sige lang, marami pa nang time mag-connect. Regards sa lahat ng coaches and the football. Irish. Okay ka lang, boss? Yes, perfect. Tristan. Yan. JR, Coach JR, okay ka lang? Okay ka na? Sir Jack? Okay, perfect. Coach Bombet, okay lang? Ayan. Floyd, Master Floyd, okay ka lang ba dyan? Nagmumotor yata si Floyd, no? So anyway, ang pinag-usapan natin today is about the RFAs, no? Paano maging member, paano mag-operate, no? Paano sila tulong sa development ng football, no? Napag-usapan din natin yung PFF, paano rin sila mag-assist, magbigay ng subsidy, no? So at the end of the day, ang gusto lang naman natin is ma-spread natin yung football sa lahat. Ma-encourage or ma-inganyo ang mga Pilipino na maglaro kayo ng football, no? Maganda dito, maganda yung community namin, no? Bakit? Kasi it promotes yung social social interaction and at the same time yung physical na development, no, yung fitness, no. Diyan magaling sila Coach Oni, eh, no. Pag may mga questions kayo, pwede niyo rin silang i-direct message, no, sila Coach Abing, sila Sir Chico, si Coach Oni, ito si Tristan, no. Pwede niyo silang tanungin kung meron naman din tayong gustong i-topic or i-discuss sa susunod. I-mention niyo lang din sa amin, i-message niyo lang naman kami. So, ayan, kakarating lang daw ni Coach Elying. Good morning daw, no? So, batiin muna natin ulit lahat ng kasama natin sa Facebook Live. Of course, si Robert Picard nandiyan pa rin, no? Ang sabi niya, sana mas marami pa daw games para sa mga bata. Robert, I'm sure the office will do its best to do that, no? Sabi ni Sir Richie, gawa daw ng part 2. Game yan. Gawa natin ng part 2, no? With more presidents, no? Si Aber watching also. Good morning, Coach. James Matthew, good morning. Ernani Regis, good morning, Coach. Coach Mike, Patrick, Mediodia is also here. Ayun, tsaka si Coach Jerome, no? So, yun. Coach Oni, isa na lang, last na lang. Babalik ako sa'yo, no? I think yung ano ninyo for the club to work also dun sa grassroots or to be aligned. Si Coach Dave Javeliana, no, is very of the same, generous, welcoming and accommodating. You can always contact him, no, para para ma-align kayo or matulungan kayo pagdating diyan sa mga programa, lalo na sa development, no, sa grassroots level, no. So, yun yung natin diyan, no. So, with that, kung wala na tayong gustong thank you very much. Okay? Good morning sa inyong lahat and see you again on Saturday, no? Dahil ang gusto natin dito sa ginagawa natin sa FM 101, no, ma-develop, okay, mapamahal ang mga Pilipino sa football dahil ang football para sa lahat 'yan, no? Dapat tayong lahat tulong-tulong para ma-develop ito, no? Yes. So 'yan, sa lahat ng mga presidents na nakasama natin kanina, maraming salamat sa inyo, Sir Alvin Yalong, okay, Sir Justin Faber, Kabili Sinsuat, Sir. Maraming salamat, no, si Sir BJ Abad, no. Nagpaano rin si Sir Mike kanina, no. 'Yon. Maraming salamat. Good morning. Bye-bye po. Thank you. Good morning. Bye. Thank you so much. Ingat. Bye-bye. Thank you. Bye. Okay.